4Case Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. 4Case Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. Oh no 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 no. 3 hours later. No. Yes. Tumutulong ng ibang tao? Hindi ko alam. Alam ko social worker is volunteer. Tumutulong pa sa mga nahihirap. Nag-iikot. Tapos yung mga bata, inaalam nila kung mga pumapasok ba sa school. Iba naman, nabibigay ng mga natulad ng pasko. Binibigyan kami mga biyaga. Isat, ilasa, sabon, nabayang kape. So, pag ganun. Malaking bagay sila sa paggabay tungo sa onlaran ng mga Pilipino. Nagkaroon ako ng kasama ng mga social workers. Then doon ko nalaman kung gaano kahalaga ang social work profession. Ang social work ay madalas na inuugnay sa kaunggawa o yung pagtulong. Kaya kung sino man ang nag-engage sa charity work o sa anumang aniyo na pagtulong, ang tawag ng publiko ay social worker. Pero taliwas sa ganitong popular na pananaw, ang social work ay isang practice-based profession. Ang ibig sabihin nito, tayo ay nag-aaral ng ano nga ba ang nangyayari sa lipunan, ano ang mga nagbibigay daan para hindi maging maayos, mapagkalina at makatarungan. Kaya nag-aaral tayo ng personalidad ng mga tao, ng ugnayan ng mga tao, hindi para malaman lang, not for knowledge sake alone, pero para alam natin kung paano makikipag-ugnayan para magkaroon ng pagbabago. Kaya ang social work ay hindi lamang tumutulong, ito rin ay nagtataguyod ng karapatan pantao at ito rin ay naninindigan laban sa iba't ibang klaseng hindi makatarungang samahan, ugnayan o mga kalakaran. Ang paunahing layunin nito ay katulad ng sinasabi nito ay gawaing panlipunan. Nakadikit siya sa pagtulong sa mga tao, no? Mga taong nangangailangan, mga taong sa iba't ibang dahilan ay maraming mga problemang hinaharap. Katulad ng halimbawa mga biktima ng kalamidad o mga nabandunan na mga bata, o mga kababaihang nakaranas ng violence. So, in a sense, it is a helping profession. So, kung gusto nyo, kung gusto mo na ang trabaho mo ay may kaugnayan sa mga tao, ang trabaho mo ay nakakatulong, at ang trabaho mo ay nakakapagbigay ng personal na satisfaction, maganda ang social work bilang profession. Thank you.
at kwentuhan meron pang kantahan. Kasiyahan at tawanan, dagdag na kaalaman. Kamustahan at kwentuhan meron pang kantahan. Kasiyahan at tawanan, dagdag na kaalaman. Sa Fortis FB YouTube channel, si Lucy Baybayan ang gagawang panlipunan ay matututunan. Inspiration ng mama. Magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ay live na naman dito sa ating programa, ang 4Ks. Ang kwentuhan ng kaalaman, kantahan at may kasiyahan. At ngayong gabi mga kaibigan, ay mayroon tayong mga inanyayahang panauhin mula sa Pilipinas. Mula sa Pilipinas pero sila po ay nasa bansang New Zealand, no? Yung ating patutunguhan, no? Diyan sa bansang New Zealand zone pag tayo ay nagretiro. All right. So syempre bago natin sila ipakilala, ay akin din muna ipakilala ang aking partner, co-host.
ang ating small but terrible mula dyan sa City of Friendship. No? Kababalik dyan. Kababalik lang dito sa ating metro, sa ating Manila. Walang iba, ang ating Kuya Jasper. Magandang gabi po, Kuya Jasper. Hello, hello, hello. Good evening po. Yes. Happy Saturday. Yes, happy Saturday sa ating lahat. Oh, kumusta naman po ang biyahe? From City of Friendship, tama ba? Yes, City of Friendship, again, the old city. Okay lang. Oo. Okay lang. Talaga bang may pagkakaibigan doon? Meron. maraming mga naka-smile. Oo. City of Friendship. Oo, yes. Kasi City of Friendship, siguro, pag pumunta tayo doon, kahit hindi tayo kakilala nila, kakaibiganin nila tayo doon. Ano? Yes. Ayan, oh. So, magandang weather kanina, oh. Ah, maganda ang weather, ano? Oo, nabalitaan ko kanina ay mukhang mainit din dyan sa lugar ng kamakailan lang ay binagyo, ano? Yes, oh. And, ano din? At maganda, mas maganda ang panahon ngayon sa Metro Manila dahil nawalan yung mga bagyo. At maliwalas na ang ating panahon sa Metro Manila. So, buti naman at naging maayos ang ating Sabado. Hopefully, tomorrow, wala ding ulan. Oo nga. Dahil parang pinagpapawisan tayo ngayon. Dahil alam mo na, pag nandito ka sa sentro, lalong-lalo na dito sa may Quezon City, mainit. Mainit. Yes, so, kapag mainit. Oh, malinsangan. Iyan, yeah. Oh, tama, malinsangan. Oh. Oo, at hindi okay kapag kapag mainit. Nakakainit din ng ulo. Hirap matulog. Oh, hirap matulog. Nakakainit din ng ulo kapag mainit ang panahon. But anyway, siguro mamaya iinit ang ating mga kwentuhan dito sa ating 4K kapag pumasok na ang ating mga panauhin. Pero bago yan, Kuya Jess, ating munang batiin ang lahat ng members ng consortium, malalaking organization sa buong Pilipinas. Kuya, una, simulan mo na, simulan mo. Oo. Bisa na natin. Oo, sige, simulan mo. Good evening sa mga members ng, of course, yung Philippine Association of Social Workers, PASWI. Yes. Last week. Yeah. Oh. Al Swadopi. Yeah. Good evening po sa inyo lahat. And yung AKAP, no? Binabati natin. At saka yung AGSWI. Sa DSCD. For social worker. Mm. Medical social worker. Oh. In corporate. Social workers in the corporate world. Yung mga individual social workers na nagtatrabaho sa iba't-ibang agency, sa LGU. Ang mga kaibigan natin sa BARM. Yan. Oo. Good evening po sa lahat. Assalamualaikum. Ayan. At siyempre, batiin na rin natin yung mga members ng JSWAP. No? Mga junior social workers. No? Saka itong mga naglilingkod, kuya, sa mga corporate social responsibility, batiin natin sila. No? Oo. At syempre yung mga nanonood at nagsusubaybay sa atin ngayon. So right now, mayroon na tayong 189 viewers sa tatlong platform na atin pong inopen, no? For online. So we have Facebook, we have YouTube, and we have 4K Connect platform. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Alright. Oy, happy viewing, Dr. Sakti Prabha from India. Alright, thank you. Yes, Doc Sakti, I know you will be coming in the Philippines for partnership. Don't forget to join us live via dito sa ating 4K Zoom. Oo, di ba? Oo. And alright, bigyan natin ng daan, Kuya, din yung atin pong mga celebrant today. No, batiin natin at kantahan na rin natin, ano? Yan. Oh, lahat ng mga nagdiriwang. Oh, batiin natin. Baka birthday rin ng ating mga panauhin ngayon. Batiin na rin natin. Baka nag-anniversary na rin sila, no? Happy birthday sa inyo. Happy anniversary and happy
founding anniversary sa lahat po na may mga ipinagdiriwa. Alright. Special occasion. Special occasion. I-message nyo, i-text nyo sa Reggie. Yes. Happy birthday. Hindi na dapat ang ibibigay. Mahirap na pag hindi niyo binibigay. Ibigay na sa amin yung mga dapat ibigay. Alright. Alright. Ibigay. Oo. So, happy birthday muli sa lahat po na nagdiriwang at huwag nang patagalin pa yung mga dapat ibigay sa mga kailangan pagbigyan. No? Yes. Baka po pwede. Sana all. Oo, sana all. Oh, sana mabigyan tayo ng mga taga New Zealand. No? Oo. Yes. Mabigyan tayo ng taga New Zealand kahit man lang libreng papandesal. Pwede naman Jigas. All right. Pansit. Oo, pansit. All right. Oh, siya sige. So ngayong gabi mga kasama, kakaibang pagtalakay sa mga issues and concerns affecting the social work profession and the social work practice. Sapagkat po, ang atin pong pag-uusapan, ang mga karanasan ng atin pong mga Pinoy social workers diyan sa New Zealand. No? Ang kanilang mga paglilingkod at maging paano nga ba sila nakasurvive? Nakasurvive dahil siyempre kuya, sigurado tayo na may namimiss sila sa Pilipinas. No? So magandang pag-usapan natin yan. At pangalawa siyempre, kumustahin natin yung kanilang buhay-buhay. Ika nga, yung kanilang tagumpay. Pero ang higit na napakahalaga Kuya Jess, ay ating uusapin sa kanila ano ba ang maganda sa New Zealand na pwede natin i-replicate sa Pilipinas. Diba? Oo. Kasi paano din pumunta ng New Zealand? Oo. Madali ba ang pumunta doon? Pwede na ba yung... opportunity na kapunta ang mga social workers sa New Zealand. Oo. Pwede ba yung... pwede ba ang classmates at kababayan na ipetition tayo, kuya, para doon tayo makapagtrabaho at manirahan na rin? So, o kaya lakbay aral. Oo. Kahit man lang... kahit man lang mga 2 linggo para maging gateway para sa employable skills. Ayun. Exciting yan. Itatanong natin yan. Oo. Oh, siya, sige. Huwag na ho natin patagalin. Kuya, ipakilala mo yung isa. Akin din ipapakilala ang isa. Okay. Sige, ngayon na. Ngayon na. Umpisahan mo na, kuya. Yes, natin po. Especially, yes. Ayan. Isang seasoned social worker na nag-work sa DSWD at nag-work din sa international organization sa Pinas. Very expert and highly specialized in child protection work and also in case management. Nakasama ko to sa isang training program sa Auckland. Way back, mga 2 dekada na lumipas at pinag-aralan namin yung community-based prevention of child protection. And ito po ay napaka-successful na at naroon po sa New Zealand bilang isang manggagawa ng practice ng social work. And siya po ay magbabahagi sa atin ngayong gabi kung ano ba yung mga karanasan, mga challenges at saka innovations na ginawa nila dyan sa New Zealand. Walang iba kundi si Leonie Melendez. Leonie. Hi, Leonie.
Ay, magandang gabi. Magandang gabi. Ang oras ngayon ay 11:28 p.m. Ba? Ay, akala ko eh. Akala ko a.m. Di bali. Aabutan tayo ng madaling araw ngayon. Okay lang. Advance pa lang oras sa inyo, no? Akala ko umaga na sa inyo. Advance kami ng 4 hours. Nga. Kayo po ba ay nananghalian na diyan kahit gabi? Mukhang naghapunan na ako pagkatapos mag-gym. O ba? Okay. Talaga naman, o. Health exercise na si Madam Kababayan. Ano? Kababayang Yoni Melendres. Alright? Oo. Ang atin Yoni, naman. Pwede ka bang bumati ng, ano, ng Maori greeting? Kiora? Galing. Ano yun? Pwedeng bumati. Pwedeng bumati sa mga televiewers nyo nanonood. Yes, Ma'am Yoni. Right now, nasa 210. Okay. May 210 viewers na tayo. Madagdagan pa. Dadagdagan yan. Yes, magandang gabi sa inyong lahat, sa mga nanonood at sumusuporta sa programa inyong 4Ks Edutainment. Yeah. I'd like to acknowledge you for creating this show. That's not just informative to our social workers and also to the social development workers as well. And at the same time, it is very entertaining as well. Binabati ko din si Dean Dr. Bel Martinez. She's watching right now. She is the Dean for Palawan State University. She's one of our best friends who was as well with us when Jesper was talking about as going to New Zealand at that time. Also to my family who are also watching there in the Philippines, my friends here in New Zealand, and also my friends there as well in the Philippines. At saka sa akin mga kaklase, Bats 1990 sa BU Social Work as well. So, kumusta na lang sa inyong lahat dyan. Alright. Hey, alright. Yan po si Ma'am Yonila Melendres at kung tawagin natin Yoni. Alright. Si Bel Martinez pala ay nanonood sa atin. Ano? Ma'am Bel, ha? Malapit ka na dito. Alam ko, may schedule tayo, ha? Pati yung mga estudyante natin dyan sa Palawan. See you soon, no? Madam Bel. At padala ka dito ng maraming kalamansi. No? Maraming kalamansi. Panay ang pakita mo ng kalamansi diyan sa Palawan eh. Padala mo kasi dito para matikman yung mga kalamansi. All right. Sige po. Maraming salamat. And of course, ang sunod nating ipapakilala ngayon, kuya, isa kong classmate ito, no? Naglingko din ito sa iba't ibang NGOs dito sa Pilipinas at tila ata ay napasok din ito sa atin pong DSWD kundi ako nagkakamali. Or nagko-collaborate sa atin pong tanggapan. And matagal din siya ditong nag-practice ng kanyang profession bago nag-decide na siya ay mag-ibang bayan at ibang bansa. At siya ay napunta rin dyan sa ating lugar, kuya. Soon, na ating bansa. No? Dyan, sa New Zealand. Walang iba po, ang classmate ko, Ma'am Colin Samar. Alright, Ma'am, magandang gabi po. Magandang gabi sa inyong lahat. Hello, Ricky. Hello, Kuya Jess. Pakikuya na rin ako. Yoni, hello. Hello. Hi, Colleen. Maganda. How are you? Keeping warm. Still malamig po dito sa lugar namin. Yun. Magandang gabi po dyan sa inyo, sa Pilipinas, at sa mga nanonood po. Batiin mo muna din yung inyong mga tagahanga dito, Ma'am Colleen, at tila atay, marami kang tagahanga sa batch 1995, sa iyong batch, sa Bicol, and sa mga kasamahan mo dito sa Metro Manila nung kayo ay naririto pa. Thank you, Ricky. Pinabati ko yung lahat ng taga-Manila na kabatch ko, batch 95, sa DSW, sa mga taga nag-work sa NGO. Kasi marami yung kaklase namin eh. So, hindi ko na maisa-isa yun. Sa mga naging katrabaho ko sa Hope Worldwide, yun yung huli kong naging
workplace dyan sa Binyan. So, hello, kina Brian, kung nanonood man sila, si Sir JB o si Ronel, yun, hello sa inyo. Ayan, maraming salamat, Mama Colin. Colin Samar. Colin Samar kasi ito nung dalaga pa. Ano nga ba apelyido mo ngayon, Colin? Martinez na ako, oh, Ricky. Martinez na siya ngayon. No? Bel Martinez, ano-ano mo ito si Miss Colin. Mama Bel. Di ko alam eh. Bel Martinez, siguro marami din kalaman si mga produkto ng kalamansi ito. No? Alright, sige po, Kuya Jess. Ano? Kagaya ng binanggit natin kanina, mga kapatid dito sa atin pong programa 4K Edutainment, tayo po ay napapanood all over the world. No? May mga ilan tayong viewers dyan po sa Canada at meron po tayo ngayon viewer dyan sa Singapore and we have in Korea, Japan. Oy, thank you very much for tuning in. And, oy, Kuya, kandito yung kapatid yes. natin from Greece, ano yung naging panauhin natin yes. last time. Good Welcome. Evening, good evening fellow social workers from our Greece. No, thank you for tuning in dito sa 4Ks and please share, like, subscribe this 4K Edutainment page sa Facebook at the same time sa atin pong YouTube channel and international 4K Connect all over the world. Alright, right now, 226 viewers and increasing po ito. Nagagabihan pa kayo diyan. Okay lang, hindi ho namin kayo aabalahin pero mag-tune in ho kayo dito. Kung tapos na kayong kumain, magsaing, bakit nga ba nauna yung pagkain kaysa magsaing? Hindi ba parang itlog din at manok yan, Kuya Jess? No? Oo. Anyway. Sino mo na habang kumakain? Oo. So, pwede na ninyong buksan ang inyong pong cellphone kung kayo ay may data. No? Siguraduhin nyo pag Sabado may data. At pakiusap, Smart, Globe, and Converge. Huwag nyo ho kaming puputulan. Dahil kami ay bayad, dahil kapag pinutulan nyo kami ngayon, ay sigurado magagalit sa inyo ang taga New Zealand, hindi na kayo papadalhan ng mga inipo nilang dolyar. Diyan, sa New Zealand. Ha? Pilipinas, kung mahal, sama-sama tayo ngayon dito sa ating episode, Pinoy Social Workers in New Zealand. Ano ang kanilang mga kwento sa kanilang mga pinaglilingkuran at ang mga tagumpay. Alright? Kuya Jess, umpisahan mo okay. sa ating yes, madalas na pinagsisimulan. Alright, Kuya. Okay. So, Ma'am Leonie, pa-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 
Ikwento mo naman, paano ka napunta dyan sa New Zealand? Or how did you start practicing social work in the Philippines before ka mapunta dyan sa New Zealand? Teka, bago mo sagutin, ano ang temperature ngayon dyan sa New Zealand? Dito sa amin ay 12 degrees right now. So tapos na yung winter, kaya we are now on springtime. Kaya yan. Okay, Colin, sa lugar mo, ilan? Parehas din. Parehas kami nasa Auckland. Nasa Auckland kayo? Okay. Kuya, just itanong ko lang sa kanila kung pwede silang magpabalot dito ng ginaw. Pwede. Padala ko na lang dyan. Ipabox. No. Pwede ba yung ano? Pwede ipa-Gcash mo na lang yung ginaw diyan sa inyo? Yung ginaw. Well, sarap niyan, 12, no? Kailangan niya. Kailangan niya meron kang katabing ano, wine, 'di ba? Tama, masarap, tama. Sarap ang wine diyan na, 'di ba, Leonie and Colleen? So, dapat pala, meron ako ditong iniinom-inom, no? Oh, kasi mahaba-haba yung kwentuhan natin, ma'am. Kaya dapat talaga mayroon kang... Mamaya, hahagipin natin yung ano namin yan, karanasan. Natin kami sa Oakland. Okay, over to you, Yoni. To answer your question, okay, umpisa ako sa... okay, so actually, itong aking journey dito ay nagsimula... Yeah. Nagsimula ito nung at tayo ay nagpunta dito sa New Zealand 1998. Yes. That was within that time ay siyempre nandito kami nag-aaral kami nila Jess. We are 12 social workers sent by Department of Social Welfare. And then
we're doing this training sa different agencies in New Zealand, including NGOs as well as government. So at that time, hindi naman ako parang interested. Pero meron na akong plan to go out of the country, of course, to experience. Kasi ako kasi by nature, adventurous. So even after graduation in college, I immediately went out of Legazpi and then went to Region 3. So and then worked in the central office. So I said, looks like maganda tong New Zealand dahil at that time, Jess, remember, yung mall dito 5 p.m. close na. And then and then yung mga stores, yeah, 5 o'clock, tsaka wala masyadong tao. So in a way, it's a good country to raise your own children. So yeah, that's why yun yung start na in love, kumbaga ako. So at that time, wala pa akong asawa. So I was also thinking to go to Canada, but then the, you know, the I think the consultancy at that time was so expensive. So we landed here in New Zealand. So yun, nag-asawa na. And then so I pursued coming in here dahil alam ko na I have the set of skills that I can live in this country. And at the same time, I can, you know, work alongside with other professionals in here. So again, yung guts at you believe in yourself that you can work with these people. So yun yung aking reason why napunta ako dito. So, of course, it took us a while for maybe 2 years for us to get our work visa at that time. And then when you go here, you arrive here, you have to look for a social work position for you to be able to obtain your residence visa. So it was a challenge at that time because it was recession when I arrived in New Zealand. That was 2009. And then I have to find the social work position immediately because my children are still in the Philippines and I have to get them back ASAP. So it took me, I think it took us 6 months before we are able to get them as well to New Zealand. So, mabuti na lang, pinala din na dahil while I was still there waiting for our arrival here because we have to be here in New Zealand this before December 25 that time. So, we arrived here on the 2009 and then prior to that, I was already sending applications while I was still in the Philippines. So, there were already notices for interview, but unfortunately the schedule of my of our, you know, flight is not at that date that I was about to go for an interview. Anyway, napalad naman ako na after a month I will receive a notice, and that was Christmas time. I received a notice for an interview, and then first interview, yeah, so I got that role as well. So yun yung start. And then after that, I think I was only for 18 months as frontline social worker. And this was with the government as a statutory social worker. And then where I remained as in that organization as well. So after 18 months, you know, you rose from the ranks and then da-da-da-da. But I think I left that organization as well because it's too much. It is like too much pressure. My children are still young. We don't have family here. And the stress, I'm bringing it at home as well. So I decided to resign and then go to an NGO where I became a social practice manager. And then the salary was different. Of course, it's important here because it's so expensive to live as well in New Zealand with the rent and all of these expenses as well. And then came back again. So where I am now as well. So it was a lot of challenges because one, you have to understand the culture. You have to know the culture because especially in Auckland, this is a multi, like a diverse culture as well. We have so many here from different parts of the world. And then you have to have
you have to learn as well how to engage with them because we are social workers. So, pabuti naman at dahil, kumbaga, from Pilipinas, you are able to find a job as a social worker. You don't need to study social work again for you to be able that to be able to get that position as well, which is different from other countries like Canada. You have to study, you have to, but we have to be registered as well in here, which is different registration from the Philippines as well. So there's no licensure examination. You just have to prove 2,000 hours of supervised practice for you to be able to be registered. So yun yung start ng journey hanggang sa ngayon. Maganda naman na yung aking trabaho, work, in terms of I'm now part of a leadership position as well. Mm-hmm. And of course, marami din yung sacrifices that you have to make for you to be able to achieve that and what I am as well enjoying right now. Okay, so... Oh, okay, thank you. Thank you, Leonie. No? So sa kwento mo, no? Hopefully nabigyan tayo ng idea ano yung papaano nakapunta ng New Zealand and ano yung mga struggle, hindi po basta-basta pupunta ng New Zealand at magiging social worker kagad. Dadaan ka sa proseso and then you have to be very, very tough. You have to prove yourself that you are worth a social worker. At saka iba yung kultura, syempre. So si Colleen naman, Colleen, can you share to us yung iyong journey? Yung similar to kwento ni Leonie. Over to you, Colleen. Way back 2007. Okay. Yung aking supervisor, si Annalyn. Uh-huh. Magkasama kami sa Hope Worldwide. Ngayon, siya yung naunang magsabi na meron siyang pinuntahan na consultant. Yun. Tapos, senior na sa akin. Actually, may plano akong pumunta ng Canada dahil nandun yung uncle ko. So, may kausap na ako dun. Then, dumating si Annalyn. Then, sabi niya, ate, very excited siya to tell me yung experience siya na makipag-usap sa isang consultant. Sabi niya, binigay niya yung number at yung pangalan ng consultant niya. Then, kinanta ko. So, doon nag-start. So, in-assess niya yung aking papel, yung experiences ko. Kasi may points, bago ka mag-apply, titingnan mo muna, i-assess nila yung mga experiences mo, yung mga papers mo, yung mga trainings mo. And then, yung years na nagtrabaho ka bilang social worker. Then, after that, pag na-assess na yun ng New Zealand, ibibigay sa'yo yung level 7. Level 7 means, mataas na yun. Kumbaga, isang points na rin yun na para makapasok ka, dumiretso yung pagpa-process mo ng papers hanggang sa magkaroon ng makalarga ka. So, 2009, it takes me 8 months yung prosesong yun. May mga dinaanan, hindi ko na-elaborate para sa doon nag-start yun. Then, 2009, June 12, ako umalis. Nakaland ako ng New Zealand, June 14, 2009. Then, wala pa akong, yun lang ang dala ko, WTR-9, meaning work to resident, 9 months. I have 9 months to find ng job na social work. So, in that time, wala. Very, winter yon, napakalamig. Tapos, napakatahimik nung panahon. And it was raining nung nagland ako dun. Then, may kasama din akong social worker na taga Region 4. Dalawa lang kami, sabi, first time ko magbiyahe papunta dito sa abroad. As in, first time wala akong karanasan. So, grabe din yung kaba ng journey niyon. Tapos, ayun, nag-start doon, naghanap na ako ng work. Marami ding na-decline. Meron ding may interview. Pero,
recession nga din yung time na yun, pero hindi na grabe. Nag-walk in ako. Then, nag-land ako na isang trabaho, July. Nag-start ako as mag-caregiver. Caregiver in a hospital. Hindi ko yun, ang ibig sabihin, tig-try ko lang. Aside from waiting sa mga interview na pinagpasan ko ng resume ko sa mga iba-ibang social work agency, may NGO, may department, may sa gobyerno, then diretso ako na-hire ako as caregiver. So I work. After that September, na-hire ako bilang ang tawag sa amin noon community support worker. So itong trabaho ito, itong agency itong is tinatawag ko secondary setting ng social work. So, that time, marami na rin Pilipino nandun. So, na-hire ako ang tawag ng agency namin ay Creative Abilities, which is catering for people with disabilities. So, hindi ako nalalayo sa social work. So, dun ako nahubog. Hindi ako nag-practice as social worker. Pero, ang kagandahan dito, yung agency namin is very supportive sa amin na i-apply namin yung aming residence. And in that period, 2010, April, nakuha ko yung residency ko. So, ibang path, yung dinaanan ko kay Ate Leonie. So, at saka itong nakatuwa, itong aming, or may na-create kaming organization dito na tinatawag na Pinoy Social Workers in New Zealand. So, naging kapitan na, kasi marami yan eh, pero kagandahan dun, kahit hindi ka nag-practice as social worker, kami-kami eh, nag-uusap, meron kaming mga na naging karanasan na magkita-kita sa isang panahon, pero may mga sub-group kami, may North Shore, may West, may South, may central. So yun, dun yun. Hanggang ngayon, very active pa rin yung grupong yan. So, yun. Can I just add to that? Yes, Leonie, how many social workers na Pinoy nandyan sa New Zealand? Wala akong number niyan. Gusto ko lang i-add doon sa sinabi ni Pauline yung Filipino Social Workers Interest Group. So this is acknowledged by Aotearoa New Zealand Association of Social Workers. I was the convener from 2016 to 2019, for this particular group, which is most of the members here are based in Auckland. So the criteria of this group are social workers from the Philippines. So those social workers, like for example, Filipino who obtained their degree here in New Zealand, they're not considered a member of this group because as we define, they are the social workers from the Philippines and then and working here in New Zealand, whether like what Colleen has explained with an NGO like Creative Abilities and also other NGOs as well. So I think, so we have four groups. We have the South Auckland, which is, these are all based in Auckland. We have the South Auckland, we have North Shore, where Colleen is a part of, I am the, we call it Capitana, of the South Auckland. And then we have the West, we don't have Central at this point, Colleen, we don't, wala tayo sa Central Auckland. Pero siguro in total, wala akong exact number of how many workers in Auckland, but roughly around more than 100, no, Colleen? Because yung iba naman kasi ay hindi naman nagme-member pa sa amin, which we encourage them to be. Pero maganda kasi itong grupo na to because this is also our way of supporting each other. Mm-hmm. And at the same time, once a year, we see each other, we talk, you know, we share our food. Alam mo naman, tayo mga Pilipino, pagkain ang ating way of, you know, get together. So, we usually hire a venue and then we have our kind of a program as well. And then, kumustahan, yun ang aming ginagawa. And then we report
When I was a convener, we report to the Aotearoa New Zealand Association of Social Workers, which is similar to PASWI in the Philippines, because we are accredited, we are recognized, and we it's expected for us to submit a report. So, and yeah, so if you see on that on their website, nandoon yung Filipino Social Workers Interest Group. So yun, just to add to what Colleen has said earlier. Wow. Thank you. Ricky, ang dami palang social worker na Pinoy sa New Zealand. Kaya nga one kuya, tayo na lang ang hinihintay. Tayo na lang ang hinihintay. Ang nag-change kasi in 2016, nawala na yung social workers sa immigration absolute long-term shortage list. The reason for that ay marami na kasing graduates dito rin sa New Zealand. So, yung dati na kasama siya sila sa kasama yung social work sa immigration where we can apply under skilled migrant category. Okay. So, wala na yon ngayon. Tinanggal nila yon in the last 2016. Kaya, unfortunately, yun, hindi na, wala na yung ganong pathway. Mm-hmm. But, hindi ko naman sinasabi na you're not allowed to work in here, but in a different pathway, I believe. So, I don't know that information at this point. So, yeah. Okay. I see. Thank you for the information, Leonie and Pauline. No? So, yung pong nagnanais na mag-migrate sa New Zealand at pagsusundan niyo yung mga kwento ni Leonie at ni Pauline, ay iba na po yung pathway ngayon. Hindi na mag-a-apply yung pathway na maximize sila nung sila yung nag-umpisa. Kasi o pwede na naman mag-student. Ah, yan. Yeah, no? Aral ulit and then, who knows? Pwede. Oh, okay. Because of their experience from the Philippines, pwede yun. Yeah. Oh. Kasi marami nang nag-aaral sa New Zealand ng social work. That's the scenario. Okay. So, over to you, Sir Ricky. Yes, Kuya. Ano? Ang ganda ng experiences ng ating dalawang panauhin. Ano? Mga magigiting na panauhin mula sa ating homeland dyan sa Bicol region. No? Magandang gabi at tayo yung pinapanood din ng ating mga kababayan, mga classmates mula sa Bicol University. No? By the way, congratulations sa ating nga palang best outstanding social worker mula sa BIO. Ginawara natin ito nung nakaraan, ha? Ma'am Leonie Melendres. Ano? Congratulations. May nagtatanong lang, Ma'am Leonie. Oo. Baka may padala ka daw dito sa mga batch. Huwag niyong patagalin kasi magpapasko na. Oo. Oo. Sa ating pong lalong-lalo sa Bicol University Social Work Alumni Association. Ayan. Suportahan natin 'yan, yung ating BIO Social Work Alumni Association. Of course. Dahil sa 20, kailan ba? 5 years from 26. Now, I think 2026. May bonggacious na event tayo at kailangan ngayon pa lang ay mag-ipon. Baka po pwede yes. Ang New Zealand Pinoy Social Workers maging sponsor ng kabahagi doon. Ayun. Pwede kaya 'yon? Let's see, no? Tingnan natin. All right. Ma'am Leonie and Colleen. All right. Sabi nyo kanina is mga mahigit I think mga 100 social workers, Pinoy social workers, tama ba? In Auckland alone? I think so, yeah. Baka mahigit pa nga. Oo. Kasi wala nga kaming exact number, right, Colleen? Kasi yung member namin doon sa Filipino Social Workers Interest Group, I think we have mga 70. So, marami pa namang hindi pa nag-join doon sa group na yon kasi voluntary naman. Wala namang pwersahan. So, sa Auckland lang yon. So, how about sa in other parts ng New Zealand? How many, ang tawag sa NGO, county or LGU, mayroon ang New Zealand? Hindi ganyan ang ano dito. So, kumbaga, like for example, ako nasa statutory organization ako who is focused on child protection. Mm-hmm. And then, that's the main like counterpart of the SWD. And okay. Then, si Colleen, they are NGOs and they are, ano ba yun, yung sa working with disability.
Mm-hmm. So, wala kaming LGU, but meron kaming council, like dito sa Auckland, may Auckland Council. Pero wala silang social service delivery, if you will think that kind of structure. Mm-hmm. So, they focus on infrastructure, they focus on yung development ng mga suburbs, pero wala silang social welfare component, kumbaga service. Kasi nga dito, may mga NGOs din dito which is funded, who are funded by the government to deliver the services. Just like yung pinag-aralan natin just, kailan ba yun? 30 years ago. So, yung pondo ng gobyerno ay napupunta sa mga NGOs and they are the one delivering these services. So, parang 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 ang structure dito. Opo, ma'am, opo. The way I understand ano yung binabanggit nyo, ang government diyan hindi directly providing services sa mga clients kundi partnership sila. No, we do. Okay, we, you have depends also. Depends, like for example, yeah, we do provide direct service like more of the casework kasi dito. Mm-hmm. So for example, yung child abuse, so which is the focus of where I am. Mm. So we provide direct service. We provide direct engagement with support. However, this is always in collaboration with other community agencies. And these agencies are funded by the government to deliver these services for these families and to the children. Mm-hmm. Oh, parang so, ang ang maganda, Kuya Jason, parang dito sa Pilipinas, meron din tayong partnership with the non-government organizations. Kaya lang, part ito, lalong-lalo na yung DSWD, di ba? Mayroon tayong tinatawag na standards sa regulation bureau na siya yung nagre-regulate sa lahat ng mga social welfare and development agencies practicing social work, social welfare services. Meron din yan, meron din yan dito, Ricky. It's mm-hmm. the same. Uh-oh. It's the same concept as well. They are also being assessed. Okay. And then their social workers are also registered with the Social Workers Registration Board, which is equivalent na Professional Regulation Commission sa atin. So, lalo na ngayon, for if you're working in a statutory agencies, and even sa NGOs, if you're working as a social worker, you need to be registered. Ayun. Registered with the Social Workers Registration Board and you have to comply the like the one we have in the Philippines, the CPD. We also have that here, the Continuing Professional Development. Mm. And then we renew our license every year and this is paid by our employer. So kumbaga hindi yung galing sa bulsa ng social worker, ng employer. Ano so, yan? Parang benefit yun, ma'am, ng isang organization sa mga workers nila, just like you're mentioning. Think that way because that is part of their obligation to support their employees, their social workers, because it is mandated here and it's a law that if you are hiring a social worker and they should be registered, previously, the past, like I think 3 years ago, hindi pa mandatory. Pero now, mandatory na if you are a social worker that you need to be registered. Okay. And then, ang Social Workers Registration Board ay randomly nagpipick ng mga social workers for you to submit your continuing professional development. Yung mga trainings natin, ganun din kami dito. So okay. We have to document that and we have to reflect as well the trainings, the different kinds of learning opportunities that you receive as a social worker. So you have to document that and you have to reflect as well because we followed 10 competencies as well, which is different from what we have in PRC and PASLU. Okay. The reason why I'm asking that, ano, kasi para sa ating mga kapatid din na nagnanais na mag-ibang bansa, no? Kasi parang ang trending ngayon, magpa-practice muna sa Pilipinas ng mga how many years and then by experience and then habang nagpa-practice dito ay talagang maraming nag-explore ng work opportunity abroad, no?
So, kung mayroong mga nagnanais diyan, kasama pala sa hiring ay sa benefit na isang agency na binabayaran din yung renewal, yung mga trainings na certificates na kailangan magamit sa practice ng profession dyan sa New Zealand. But ma'am, dito sa Pilipinas, kayo po ba ay may still valid PRC license pa rin, kayong dalawa? Wala na ako. Since I left, hindi ko na ni-renew. So, may card ako, pero hindi na siya updated. Kasi hindi na magagamit din naman sa work dyan, ano? Ay, hindi ko naman magagamit dito. Oo. Pero ang kasi meron din kaming sariling card dito. Oo. So yun nga yun, yung practicing certificate yearly that you have to prove if someone asks if whether you are registered, so that is your evidence. So sa atin yung PRC ID. So dito yung practicing certificate. Oo. Nakalimutan ko nga pala itanong sa ating PRC ano? Guest natin sila ng dalawang Sabado dito magkasunod kasi may continuous ano. Nakalimutan ko paano nila tinitreat itong mga ganito that they are registered in the Philippines and now working, migrating abroad. And paano sila? Ito kaya ay nabuboid na sa list of professional practitioner sa Pilipinas? Yung license ba nila ay naka-cancel na? Paano kaya? Hindi, nakalimutan natin itanong ano? Oo nga. Pero siguro hindi naman. Siguro lang, nasa list pa rin kami as registered social workers. Pero hindi na nga lang updated. Pero diba, sabi niyo po, mayroon kayong diba? Parang Pinoy social work community diyan na galing lahat. Pwede kaya din, ano, ito is advocacy din siguro coming from our Passway where we are all members. Pwede rin bang magkaroon ng Passway chapter ang considering na nandyan kayo sa New Zealand, especially sa Auckland, 400 persons. Possible ba yan o paano kaya? Ang equivalent niyan dito, yun na nga yung Aotearoa New Zealand Association of Social Workers. So kami bilang mga Pilipino, andun kami sa Filipino Social Workers Interest Group. So yun yung kumbaga yun yung pathway sa atin. Eh kasi siyempre dito maraming different cultures kumbaga. Meron Chinese interest group, meron dito Colombia interest group. So lahat 'yan ay nakapaloob dun sa Aotearoa New Zealand Association of Social Workers. So maraming interest groups yan na from different culture, kumbaga. So, which is similar din naman dyan sa Passway na sinasabi mo. Kasi may mga seminars, conferences that they invite social workers. They're also holding webinars. What else? Yung mga doon. So, lahat yan ay almost the same. Kasi sila anuman ay kasama din naman siya doon sa IFSW. Correct. Member din naman yung ANZ ASW. May isa pa akong tanong. Mayroon bang time na ang Pinoy social workers ay naaanyayahan din doon sa other culture or country ng mga social workers to venture for learning exchange? So, from here, going somewhere, for example? Opo, halimbawa, sa mga culture... Wala pa kung... Oo. Pero dito, sa New Zealand, we are also sharing to other cultures as well. But outside of New Zealand, I haven't seen or heard anything of that. Pero kung dito lang within the country, of course, there's a lot of opportunities for us to also share as Filipino social workers. As a matter of fact, yun nga yung kagustuhan ng mga employers about Filipino social workers because of our values. Resiliency, and then we have a very good, what to call that, ethics. Like, we come on time, we are always at work, kahit medyo masakit ang ulo mo, papasok ka. Alam mo yun? Kumpara dun sa ibang culture na konting ano lang, I'm on sick leave. So, kaya, love na love ng mga employers. Ang social worker. Social workers. Aba, oh. Hindi kaya, ganun din sa inyo. Hindi kaya magkaroon ng, ano, ma'am, hindi kaya magkaroon ng professional jealousy, halimbawa, yung mga Chinese social worker, English. European social worker, Indian social workers. Oh.
Paano kaya yun ba? Alam mo naman. ay siguro, ganun din naman ang kanilang nakikita. Pero nakikita ka naman kasi nila yung kung gaano tayo kursigin magtrabaho, lalo na sa pakiki-engage natin sa mga iba-ibang kultura. So, to the point na talagang we kumbaga, alam mo yun yung you have to find ways for you to be able to engage well. Hindi lang yung kung ano lang meron ka. So, you need to ask someone. For example, you are engaging with a Chinese family, for example. Mm. Eh, hindi ka naman Chinese. So, anong gagawin mo? They don't speak English much. Uh-oh. So, of course, what you need to do is to ask someone from the same culture to support you so that you'll be able to go out and engage with them in a culturally appropriate manner. Oh. Yes, maganda yung binabanggit ano kasi yung mga values, yung kinalakhan natin dito sa Pilipinas na itinuro sa atin yung lalo-lalo na yung social relationship ano. And promotion, marketing, communications, mahusay ang Pilipino diyan. Baka in the future, ma'am, ang Pinoy social workers through your organization there sa New Zealand ay maging influencer at ma-recruit natin sila to be with us as part of Consolidated United Social Workers in New Zealand. Yeah. Tsaka siguro pwede rin naman yun. Ito nga, pinag-uusapan namin previously ni Dean Bell. Oh. About a learning exchange program yes. with Jess, remember Sherry Appleton. Yes. And she is with the University of Auckland where yes. One of the professors in the social work. And we continue to be friends for the last 30 yes. years. Yes. And then they were talking about this exchange program like placement. And hindi ko na alam kung ano ang kanila napag-usapan. Mm. Pero sabi ko, why not? It's an opportunity for our social work students to experience as well, like doing their placement in some of the agencies here. Just like what we did last time, Jess, remember? Yes. So similar to that as well. Yun yung okay. Parang pinag-uusapan ng dalawa. And that Galing. Is also a good way for them to be exposed to how is it working in another country, like here. Because we have a very strong Filipino social workers group here. Yes. And Pauline is one. And then her group as well. So the support is there, but I just don't know how that would be possible. All right. In terms of many opportunity. Okay. But something so, to think maganda. About for you guys. Yes. Sige. Yes, Kuya. Maganda yung binabanggit ni Leonie. Kasi nga, nung before, 12 kami yung social worker from DSWD. Naglakbay-aral kami dyan sa New Zealand. Ang alam ko, ang title ng lakbay-aral ninyo ay related to family violence. Eh. Binitbit nyo dito yan. Binitbit namin. Oo. At saka, yung kanilang konsepto. At saka kami ang naging produkto nun. At kami ang nagpatuloy ng mga legacies nyo dyan. At ngayon... And I think it's still ongoing in some municipalities. Yes. National program. Yung yes. National Family Violence Program. Tapos may isinilang dyan. Dahil bukod doon sa pinoprotektahan natin yung mga abuse, yung mga abusers naman ang ating isinilang. Kasi yung perpetrators dito, ito yung naging bunga at ito yung aking naging hawak after ng family violence. Ano? One technique na pinag-usapan doon sa training namin, yung family group conference. Yeah, FGC. Magandang technique yun, FGC. Oo. Family group conference. And then, pero maganda yung binabanggit ni Leonie, and I think kung magpo-push through yan, opportunity yan for social workers or social work students exchange program that can expose, for example, social workers and students doon sa setting ng a first world country like New Zealand. Yeah. So kasi ibang-iba yung iba yung placement sa atin. Exactly. Sa atin merong community organization, di ba? Correct. Ito, wala yan. Merong group work. Ito wala niyan. So, kaya maganda nga yung kung maging
Yeah. May isang katuparan yan as an opportunity for them to be exposed how a social work being practiced here in a first world country. Yeah. Siguro pinag-uusapan natin yung learning exchange ano. Baka may mga naiisip kayo na magandang practice diyan that probably you can benchmark for our Philippines Filipino social workers and be invited there to learn and adapt itong mga bagong opportunities na magagawa natin sa Pilipinas. Eh, opportunity na rin that may connect tayo with the Pinoy social workers in New Zealand. Ano? Pero bago natin sagutin yan, magbabalik lamang po tayo ng ilang minuto ano? Para ipagpatuloy itong programa. Alright? 4Case Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. 4Case Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. Alright, nagbabalik po tayo sa atin pong programa, ang 4K, kwentuhan ng kaalaman, kantahan at mayroon kasiyahan. Pero mamaya na tayo doon sa kantahan dahil puro muna tayo kaalaman. Ano, itong purpose natin kung bakit nag-i-invite tayo ng marami pong mga resource persons o mga fellow social workers dito ho sa atin pong programang 4K. Kasi ang objective ng atin pong programa is learning for all social workers and development workers. So malaman natin yung international practices, ano mga ginagawa ng mga social workers sa abroad. At the same time, may adapt natin sa Pilipinas yung mga possible i-adapt. At syempre, matuto din sila kung ano pa mga existing practices. Gayon ang Pilipinos, Filipino social workers ay nag-a-upgrade din ng mga practice ng ating profession. So muli, papasagutin po natin si siguro si Ma'am Colleen, ano, baka mapanis ang ang ating ano, ang ating inom ng ulim lang si Colleen kasi baka hindi na makapag ano, makakain. Ano, Colleen, ha, relax ka lang. Ang mahalaga ngayon ay kasama ka nga namin at ikwento mo ngayon yung mga bagay na tanong natin. Yes, kuya. Tatanong ko kay Colleen, nung panahon ng COVID, ano yung naging intervention sa New Zealand? Particularly those who were affected, lalo na yung ano, yung mental health issue. Ano yung naging focus ng agency mo, Colleen, diyan sa New Zealand? Very active kami ng mga workers. Okay. So, in 2 years ng kasagsaga ng pandemya, yung aming company na creative, nagkaroon siya ng plano o paano namin gagawin. Kasi that time, kaming mga critical workers. Workers ay talagang kailangan naming mag-work. Okay. Kasi ismat ang aming ahensya na kami ay ipipiitin o ipapara ng pulis, meron kaming sulat na ipapakita na kami ay essential workers, na kami ay frontliner din ng mga nag-aasikaso sa mga ang tawag namin sa kliyente, hindi na kliyente, communities members. Community members. So, na kami yung, kasi ang trabaho namin, care coach. Care coach means kami yung hindi lang caregiver, pero all around kami. So, ang title ng aming position ay care coach. Before, it's life and well-being support worker. So, doon ang mandato ng gobyerno dito dahil kasagsagan nga sabi ko ng COVID, yung mental issue, hindi personally hindi ko inalit kasi ako naapekto, nagkaroon din ako ng COVID that time. Yung whole family ko nagkaroon ng COVID. So
we are 14 days na dapat na mag-isolate. So, hindi ko alam kung talagang malakas lang ang coping mechanism ko. Pero, kasi pwede ka namang mag-communicate through Facebook, Messenger, open naman yung ating social media. Pwede kang magbasa, pwede ka rin mag-exercise sa loob ng bahay. It's up to you kung paano mo maging aktibo pa rin yung life mo, hindi ka magpa-apekto dun sa COVID. So, yun ang aming coping, kahit na nagtatrabaho kami, ang pag-umuwi ka, yun pa rin. Wala namang naging epekto yun sa akin mentally. Okay. Thank you. Leonie, sa statutory services, you're with government, di ba? So, paano yung naging intervention ng New Zealand government to support yung mga naapektuhan ng COVID? So I'll speak doon sa agency ko. Pero as a country, okay, meron siyang talagang very, would say, good program in a way that meron siyang isang agency who is responsible of that in collaboration with health and other agencies as well. So sa amin, of course, it was working from home most of those years. Yeah. And then, so kahit we are working from home, there is a designated duty who will be responsible to go out if there are some crises. For example, child abuse. Okay. Yeah. So there is a family harm incident, which is family violence, and then there are children there who have been exposed to, also there's a physical abuse, etc., etc. So these social workers who are doing those visits and assessments, so they are full, all this PPE gear, they have all of those supplied by the agency. Those who are working from home, we have our appropriate devices, we have our chair, desk that we need to order so that there is we can work comfortably. Okay. So, in short, yung mission namin or yung what is required for us to deliver, we have to do that even we're working from home and then during the pandemic. So far, because there was really a good planning and then there's always a daily check on each one, how's your well-being, how's your mental health, supervisors also ensuring that the social workers are well-supported. There is daily catch-up as well to all the social workers as a site, for example, or as an office. What else? So there, other than that, there's also a lot of support, I believe. So kumbaga, mahirap kasi a lot of challenges because, of course, you are scared. I as well had a COVID, the whole family as well. Okay. So we have to stay for 14 weeks. But, so you're scared for yourself because baka magkaroon ka ng COVID, especially during the, which one was that? Was it Delta? What was the name? Yeah. Oh, Delta. Yeah. Delta variant. So yun yung pinakatatakutan dahil yung work namin is we have to engage and we have to visit family. We have to see them face to face. Yeah. So, siyempre, you are scared for yourself. You are scared for your family that you may contract that virus as well. Exposed. So, ma-expose ka talaga. So, yun. So, yun yung mga challenges. Yeah. Which is similar din naman sa Pilipinas. Yeah. Kaya nga lang, dito siguro, we have enough resources, I believe. So, like for example, if you're going on a visit, so meron ka talagang PPE gear, meron kang mask, meron kang gloves. Well supported. Yes. And then after you use it, you have to chuck it to in the rubbish bin. You don't need to bring it in the car or in the office. Kasi, alam mo yun, kahit walang virus doon, ina-avoid yun. So yun yung mga talagang, yun yung kasama sa plan. In this post, kumbaga. Yes. Hindi pwedeng gamitin twice.
Ay, hindi no. pwede. No. You can't use it. Dito kasi, so yun. Dito kasi nare-recycle yun. Oo hindi nga. Pwedeng recycle. One pero use lang ano, talaga. Nagtag ko lang yung tanong. Ang social worker dyan sa New Zealand, how powerful ang role niya to rescue a child? Ayun. Oh. For example, a physical abuse child. Mm. Ano yung protocol? Okay. So, iba, syempre, there's an abuse child, itinawag, hotline. Mm-hmm. Ano yan? Ang social worker bang magre-rescue? How does it work? Anong protocol? So, ang system kasi dito is we have a national contact center that's called, okay, which is in the government. Okay. So, all reports of concern, that's the how we call it, reports okay of concern of physical abuse, sexual okay abuse, any other abuses, goes to that office. So, and so, it's like Bantay Bata, for example, okay, sa atin, okay, no? Okay, like that one. So, you have to ring 111. Is it 111 ba yun noon? O Bantay Bata? 111. 136. 136. No, no, no. Bantay Bata, 136. 136. So, yun. Parang ganun din. Hotline. Okay, may parang ganun hotline din. May hotline sa inyo. Meron kaming hotline nationwide, one okay hotline number, and Isla then this is all throughout the country. Okay. And then, it's dun sa office na yon, I think there are a lot of social workers there. Okay. And they're the one who receiving the reports. Call. Reports of concern. Okay. And yeah, and then in that office, I think there are maybe 15 or 20 Filipino social workers. Mm-hmm. Yeah. Who are receiving those calls. Okay. So, of course, they have to do the, you know, the report of concern and then put okay that on the system. And then okay kung saan man nakatira yung pamilya na yon, they will send it to the appropriate office. And then, that appropriate office, they have to assess. Uh-huh. Of course, you have to read the report, assess the situation, and then go out, engage with the family, cite the child. Of course, okay, if it's physical abuse, you have to work alongside with the police. Okay. Dito kasi sa New Zealand, meron kami tinatawag na child protection protocol. This yeah, is yeah, between yeah our agency and the police. So yeah, you have to, they have this agreement in terms yeah, of yeah how do we respond in this yeah kind of situation. So yun yung example okay na sinasabi ko na centralized yung reporting, okay, which is really a good thing. Yeah. And siguro dahil sa atin kasi sana magkaroon din sa Pilipinas ng ganyan, kaya lang hindi ko lang mawari yung complexity of it. Kasi dito, yeah, yeah, siyempre, ilan lang naman kami dito? 5 million people? How many children? Konti lang kayo. So konti lang. Siguro including the new migrants, baka 6 million na rin. Kasi marami tayong mga skilled workers, mga ganyan, pero in terms of the population, so parang na doon. Mas marami pa yung baka dito sa New Zealand. Tupa. Marami tupa at baka. Oo. Baka. So yun, so kaya yung system na yun ay maganda. Mm. Yeah, yeah. Mm. Nasagot ko ba tanong mo? Yes, yes, yes. So, tama. Basically kasi ganyan, I remember nga, nung nandiyan kami sa Ricky sa Oakland, yun ang pinapaliwanag na rin sa amin na merong mm-hmm sistema. Kumbaga, report of concern, itatawag lang yan. And then, mm-hmm i-channel yan dun sa merong jurisdiction. Kasi dun, yun yung ano eh, kasi geographically, meron yan naka-assign. So, yun yung respond. Mm-hmm. Sige. And then, kasama yung police. Uh-huh. Ano dyan? Leonie, di ba totoo? Ang mga police dyan, mabait. Oh, wala mo. Oh, yeah. Mga mababait talaga. Walang kagaya dito sa Pilipinas na mababait din. All right. Sige, Kuya Jess, may dadagdag lang ako doon sa tanong. With the practice ba ni Ma'am Leonie at Ma'am Colin dito sa Pilipinas na right now kayo ay nandiyan dyan at continuing practicing our profession, ano yung masasabi ninyo na nangyayari diyan
na dati wala sa Pilipinas nung kayo naririto, na po pwede natin mai-adapt nito dito sa ating bansa. In relation to practice of your social work profession sa children, sa persons with disability, Ma'am Colleen, para just in case, mapag-isipan ng mga Pinoy social workers, and somehow, kahit hindi makapunta ang social workers dyan to have a learning visit, may adapt natin through this channel. Oo. Baka mayroon kayo dyan na na-observe. O, pre-practice nila? Oo, oo. Ginagawa niya. Si Colleen siguro. Oo. Ano yung setting... medyo something, ano, kumbaga, innovative. Correct. Na ginagawa dyan na pwedeng ma-apply dito sa Pinas. Dito sa setting ko na disability sector. Yes. Okay. Ang aming setup kasi parang siyang independent living dyan sa atin. Mm-hmm. Independent living. So, we have sa aking house, may apat kaming kliyente. Sari-sari ang mga karakter nila. May behavior naman. May behavioral. Mm-hmm. Meron kami fully dependent sa amin. Non-verbal. Mm-hmm. May deaf kami. Tapos may mga ano pa sila health issue, so doon sa setting na yon, actually ginagawa na rin natin diyan sa Pilipinas yung letting them to decide kung anong gusto nilang, halimbawa yung lulutuin, yung pagpunta ng mga leisure, ipa-plan mo lang talaga. So ikaw as part ng team, kasi meron kaming team leader, okay. Meron kaming mga members, which is anim kami sa isang house na nagpapalit-palitan ng mga duties, meaning ng shifting kasi dito ang tawag eh. Meron kaming sleepover, meron kaming 7 to 3, meron kaming 9:30 to 8 na shift. Ngayon, ang trabaho ng team leader, siya yung mag-aasikaso sa pag-uusapan nila ng mga kliyente namin kung ano ba ang plano natin this term. Kasi meron ang creative ability, kasi meron siyang day center na doon may mga activity doon. Halimbawa, about sa mga may sense, mga non-verbal, may mga sensory parts sila doon na ano nila. So one hour yun, meron about healthy living, healthy cooking. So, galing dun sa house, pupunta ng center for the day, then come back. So, other day of the week, meron naman silang community days. Doon namin pinaplano kung saan nyo gusto pupunta, kasi pinaparotate namin yun. Hindi yung isa lang na tao ay gusto doon lang na doon. Pinaparotate namin. So, para pair yung ano nila, yung pag-choose kung saan nila gusto gawin yung community day. Kasi ngayon, lalo na pa summer ngayon, meron tayong mga magagandang parks dito na libre, hindi naman kailangan magbayad, magta-taxi lang sila. So, most likely, yung independence, napakaganda. Kasi yung mga community members, meron silang freedom na mag-choose ng kanilang activity, ipapacilitate mo lang. Yun ang aming, ang gusto ko rin na hindi ko alam ang mga ibang ahensya sa atin sa Pilipinas, kung yun ay nag-develop na, hindi ko na alam. Kasi beforehand, dun din ako galing sa Hope Worldwide, na may mga bahay-bahay na ginagawa na rin nila yung independent living. Oh, marami. How many cases doon sa center ninyo? So parang lumalabas, center-based yung setting mo, Colleen. Parang ganun. Mm. Center-based. So mga ilang kliyente yung hinahandle ng isang team? Ilang kliyente, lahat-lahat ang meron ang creative o yung house? Yung house. Per house. Sa akin may apat. May iba, ang pinakamalaki namin ay anim. Ricky, narinig mo yan? Anim. Parang ang layo, nagdiferensya. Yung islod, mga 4 to 6 lang. Oh, kitang-kita na yung pagkakaiba. Ano? Kitang-kita. Napakaliwanag kahit di ka magsalamin.
Tapos yung ano, yung mga resources na kailangan, well supported. Yung pinagkaya pa. Kuya Ricky and Jess, siyempre nyo rin kasi, yung ilan lang yung tao dito kumpara dyan. So, mahirap ikumpara yung dito at dyan. Hindi natin siya kinukumpire. We want to better understand. Kasi alam ko na kaya din naman ng Pilipinas. Anyway, katotohanan lang naman, yung realization lang naman, reality issue. Kasi dito sa Pilipinas, ang mga social workers, lalong-lalo na ngayon sa gobyerno, nagmahawak sila 500 to 800 yung mga community-based services. Hawak nila yan, parang CEO. Ano. Pero pag casework dito, may limit, pero hindi naman masyado nasusunod. Dahil actually sa totoo lang, ma'am, may scarcity of social workers sa ating bansa. Yes, exactly. Talaga? Nasaan sila? Ang dami-daming graduates natin lagi sa because napakadami ng mga programs na binubuksan at itong mga programa na binubuksan ng pamahalaan, ang hina-hire na dito ay hindi na mga social worker. Mga development workers na dito na lamang sa loob nag-aaral na maging social worker. Yes. So ganyan ang situation sa ating bansa. So Dinify na social worker ay nakapasa ka ng licensure examination for you to be called social worker. Social worker. Yes. So hindi sila social worker. Kaya dapat itaas natin yung ating antas ng ating profesyon. That is why yan ang ating mga ina-advocate ngayon. Yung PASWI, yung consortium, yung Philippine consortium natin na nagsasama-sama sila to venture para nga doon sa social service workforce. Kasi isa yan sa mga binibigyan ng pansin ngayon. Pero ongoing pa lahat ito, yung mga processes na to. Kasi even when I was still at the in the board for social workers, diba Jess, that's also our focus as well na kumbaga how are we going to advocate and raise that our profession, social work profession, ay hindi lang para tawagin ka social worker. Social worker, hindi ka naman matapos ng 4-year degree, and you didn't even pass the licensure examination. Oo. Pero may dadagdag na. Hello daw, ma'am, galing kay Yusek Celia Yanko. Nasa Facebook siya ngayon, nanonood. Ano? Hi, Yusek. Si Yusek Yanko. Gusto ko lang idagdag doon sa tanong ni Jess. Yes. Actually, may idadagdag ka pa doon? Okay. So, kung yung ano nga ba ito, initiatives that you think can be replicated sa Pilipinas, I was thinking, one is, dapat meron talagang one centralized reporting agency of child abuse. Uh-huh. Which I don't know whether meron talaga tayo dyan. Kasi dito, meron din dito, which is really, really functional. And well structured and set up. Pangalawa na nakita ko din dito, which I believe can also be used there. Dito kasi, halimbawa, sa child abuse case, very strong dito yung family meeting. Ang tawag dito ay Kuya Fano. Because it's a Maori word. So, family meeting where lahat ng member, in that space, you talk about the worries, your concerns, and as well as yung harm that is being caused by that to that particular child or to the entire family as well. So kumbaga, hindi lang si nanay at si tatay ang nag-uusap at kung paano ma-ensure yung safety ng bata. Pero kung that also includes yung wider family, si auntie, si uncle. So kung meron dyan ang sistema na ganyan, na tapos sa pag-uusap na yan, meron kayong plano. Okay, so si tatay inabuso si anak na babae, for example, o ano-ano ang paano ma-ensure yung safety ng batang babae na yun. For example, pertaining to sexual abuse, ano ang measures na pwedeng as a family pag-usapan para maprotektahan na yung bata? Dito, ganyan yan. So, pero, sexual abuse, that calls for an investigation. So, while investigation is ongoing, so, si bata ay hindi muna siya
o si tat o kung sino man yung alleged offender ay hindi siya pwedeng magkaroon ng contact doon sa bata that para not to contaminate the information and evidence para at least maprotektahan silang dalawa kumbaga. So, pwede din itong mag-apply dyan sa atin. Kaya lang, hindi ko alam kung this is actually happening as well. Kasi, dito kasi ngayon, we are going on a different approach na in a way you are also not in a very, for example, serious child abuse case, but yung mga, for example, mga konting topic ba na alam mo naman kasi dito, hindi talaga allowed yung, even yung discipline, the use of corporal punishment. Punishment. Hindi naman yung corporal kasi dito, pag sinabing corporal, very serious na yun. Yung konting pitik ba or nasaktan mo ng isang beses, that's already abuse. Abuse. Yung spanking. Mahigpit sila. Yung mga ganon. Mahigpit talaga dito. Kaya yung mga ibang, for example, ng mga ibang kultura na punta sa New Zealand, kung yun yung practice kung saan kayo galing, when you come here, you have to abide by the law. That smacking is also not allowed. But in the context of, if it's a context of discipline, there's also a way of assessing the situation. So, balik tayo dun sa family meeting. So, importante yun. Kasi, kumbaga, hindi, may mga iba-ibang mata doon sa para ma-ensure mo yung protection ng bata. Kasi alam ni tat, alam ni lola at ni lolo kung ano nangyari, alam ni ng tiyahin, ng tiyuhin from both sides of the family. So hindi lang kumbaga sa loob ng tahanan o si nanay at si tatay mga bata. Okay. Yun kasi sa atin eh, kasi tabu nga yan, di ba? Pero dito kasi ini-involve yung buong clan, kumbaga. Anilyon yan nagiging role ng social worker. Ang role ng social worker doon is to facilitate that huwi or meeting and then help the family to develop a plan. Okay. A safety plan. Okay. Yung and social then you review worker that. Yun, and then, yung social worker dyan, meron din siyang supervisor na nag-coach sa kanya. Of course. Kasi yung gumagawa na social worker sa mga ganitong usapin ay ito yung mga statutory social worker. Yeah, exactly. Child protection and social or care and protection social workers ang tawag. Okay. So they are equipped with set of skills, assessment skills, which is of course marami tayong pinag-aralan ng mga theories at ng mga different what you call that? Merong senior social worker na nag-guide dun sa care worker. Yeah. Okay. May bagong social worker and then you have a senior social worker who's doing the mentoring and the coaching as well to those new social worker. At the same time, you also have a supervisor who supervises a team of 6 social workers. Okay. And at the same time, you also have a practice leader, which is my role, to be able to ensure that your practice is within the practice guidance and policy of the organization. So, protocol. Yes. So, yun yung aking focus of my role. And then, ang ginagamit na case recording ng social worker, computerized. Meron kaming system where everything is in there. Okay. Halimbawa, yung case number 1, i-put ng social worker, nakikita yun ng supervisor. Yep. Nakikita ng lahat. Except. Okay. Galing nga. Kasi you have to check yung evidence. Kung ano yung evidence mo dyan na pinasok mo sa system. Okay. Ang hindi lang dyan makakikita ay kung halimbawa yung case ay confidential dahil meron kang kamag-anak na nagtatrabaho sa organization na yan, hindi niya pwede ting pakialaman kung ano man ang nandiyan na naka-input diyan. Kaya meron level of access doon sa system. Mm-hmm. Yep. So, okay. Pero hindi ka rin pwede maka-access bawat case kung wala ka namang reason for you to access. Yeah, exactly. You know what I mean? Because that is not allowed. You're gonna be hindi mo pwede makita yung folder ng iba. Correct. Kung wala ka namang responsibility doon sa particular case na yon, you're not a supervisor of that particular case, you're not a social worker of that particular case,
you cannot see that case for you to just, alam mo, maging nosy o maging magchismis ka or hindi, bawal, bawal marites. Bawal magmarites. Hindi mo pwedeng buksan ang case niyan dahil wala kang role dyan. Walang access. You are not the one managing that. Yeah. Pero ma'am, sino lang ba yung ano, sino yung kasi dito sa Pinas mayroon tayong tinatawag na multidisciplinary team. Meron din yan dito. Diyan ba applicable din yung multidisciplinary team? Kasi nabanggit nyo, halimbawa sa case ng victim na bata, mayroong centralized reporting agency, di po ba? And syempre doon sa centralized agency, minomonitor, ito ba sila ay parang parang nagiging hub sila and connecting yung case ng bata papunta doon sa provider ng services like legal, social service, yung medical, yung ganon. Paano po ba yung naging proseso pag ganon? Okay, meron din dito, sinasabi mo na yan, multidisciplinary team. Okay, so for example, sa case ng care and protection. Okay. So, yan kasi, kung halimbawa, investigation case yan, like meaning child abuse or physical abuse, for example. Let's be specific. Physical abuse. So, kailangan yung social worker, kailangan i-consult din yan sa police whether it meets the particular criteria of physical abuse. Kasi, base nga yan dyan sa Child Protection Protocol na kung saan itong dalawang ahensya na ito ay nagkaroon ng usapan o protocol that we that they need to observe. So kung for example kung that physical abuse ay pumasok doon sa criteria ng CPP o Child Protection Protocol, si social worker ay kakausapin si bata na mag-undergo ng evidential video interview. Yun ang tawag dito. And then that, which is, di ko alam po anong kumpara sa atin. So, yung evidential video interview na yun, once done, of course, before that, si social worker will make that referral. Okay, so that's the role of the social worker. And then once completed that evidential video interview, so that will now be the property of the police. Whether that will be used for prosecution or for whatever purpose. And they will as well do their own investigation as well. So, from there, dun sa evidential video interview na yon, ay meron na, papasok na rin ang psychologist dyan. So, dun sa evidential video interview, meron dyan social worker, meron police, at may psychologist. So, in a way, nakikita mo na rin yung multidisciplinary team. So, usually, ang role ng social worker dun sa evidential video interview ay either to monitor the interview where the police is the one doing the interview, or it could be vice versa. And then, if there are some concerns around mental health of that particular child, for example, or victim, as a result of that incident, and that where they are going to refer to the mental health people or help to focus on that. So, kumbaga, may kanya-kanyang toka. Pero yan ba is applicable din sa disabilities or persons with disabilities dyan, Ma'am Colin? O yung practice na to? Yeah. Standard talaga siya in... Kasama yan. Wala ditong inechepwera. Regardless of your disability, race, age, pare-parehas yan. Pare-parehas. Pero the system itself na ginagamit sa mga victims of abuses, same din ba ito doon sa ginagamit ninyo, Ma'am Colin, sa PWD? Persons with disabilities? May siguro may slight na pagkakaiba din. Pero most likely, pare-parehas yan. Kasi kami, bago sila idaan, ipasok sa amin, sa creative, dumadaan sila sa assessment under ng Taikura Trust. Then doon titingnan kung sila ay pasok sa aming criteria. Kung meron mang nagkaroon ng problema within sa house,
So, may referral yan. Halimbawa, medically, i-refer niya ng nurse namin sa kung saan man. Kung may problema naman sa about sa physical or sa ano, sa OT naman yan. So, meron pa rin siyang multidisciplinary team sa loob ng aming ahensya. So, hindi talaga yung sobrang katulad nung kay na Ate Leonie na ibang setting talaga sila. So, yes, may pagkakapareho din. Itanong ko lang Kuya Jess yung paano dinodocument na social worker yung process ng case management to diyan sa practice ng disability and maging diyan sa government setting sa New Zealand. Okay. Umpisahan ko sa documentation. Yun ang sabi ko kanina, merong system. Oh. So, lahat ng engagement mo, doon mo ipapasok sa system na yon. Mm-hmm. Meeting mo sa nanay, meeting mo sa tatay, ipapasok mo doon. Meron kaming tawag doon case noting. So, wala siyang particular template. You can, but there is a rule what you need to input there. So, for example, meron ka rin case noting doon sa bata. For example, kasi in-interview mo yung bata, right? Mm, So, matawag din dito yung kami ng child-focused interview. So, kung ano yung outcome ng interview mo dun sa bata, as in verbatim, yun talaga yung document mo, as in recording. So, ipapasok mo na naman yun dun sa system. Okay. So, lahat ng engagement mo sa lahat ng tao na parte ng iyong pag-manage ng kaso, doon mo siya ipapasok. So, your supervisor can look into that. I can look into that as well. Kung yan ay nasa opisina namin, kung ikaw, kumbaga na-capture mo yung discussion. So, sa case naman nila, Colleen, okay, so just to emphasize, it is for all. May disability ka man, meron kang base sa age, walang kaibahan. Sa case naman nila, Colleen, kasi sila ay community, more of residential kayo, Colleen, di ba? So, meron silang ang age, meron silang adult at meron din silang children. So, pero yung mga cases, for example, that is, kumbaga, care and protection, nasa amin yun. Kumbaga, medyo kasi iba ang treatment ng ganyan. So, kapag pumasok na kami dyan sa aspeto na yan, the support is coming from us. So, tila ko rin kung it requires to go to a residential, for example, because for reason of disability, hindi pwede sa family, for example, sa kanila papasok yon. Sila ang kumbaga magkikare. Parang tulad sa ating, for example, Home for the Aged, for example, sa ating mga matatanda. Similar to that, yung kanilang ahensya. Pero napakaganda ng practice nila, Kuya Jess, ano? Dahil nakasystem na sila. Dito sa atin, nag-uumpisa pa lang tayo. And in fact, pinapilot test natin yan. Yung sa Pantawid, yung electronic case management, di ba, Kuya Jess? And the last time, mayroon tayo na pinilot test sa SOCTEC na e-case management pero para doon sa mga special concerns na naging pattern dyan sa electronic case management ngayon na ginagawa ng four-piece o yung Pantawid. So, I do hope na sana sa LGO, sa mga NGOs, ano, kung makakapag-develop tayo ng ganyang sistema na hindi na kailangan pa magdala ng social worker ng alam ato, magsulat ka ng case folder, di ba nilalagay natin lahat ng mga result, home visitation, pinusulat pa yan ng verbatim. Kasi, baka po pwede nga ito. Ako ano, maganda? Mo yun, ipafile mo. Dapat may system talaga na ipapasok mo lang doon. Talagang malaking bagay yun kasi hindi mo na kailangan ng paper filing. Yes. Diba? Oo. Sayo ng mga papel. Alright. Gusto ko lang i-add. Yes, Leon. I-add ko lang doon sa initiative. Nakikita ko kasi yung usefulness din ng family group conference sa atin. Okay. Inumpisa na yan doon sa family violence. So, yes. Pwede din siya sa mga child abuse cases na, kumbaga, in terms of the, kumbaga, low risk.
Kumbaga, one time. Kumbaga, pwede siya. Kasi yung sinasabi kong family meeting, parang, ano lang yun, informal. Pero if you go through that family group conference, dito kasi, ang family group conference ay nakalagay sa batas. Kumbaga, this mandate. It's included in the act. Sa ating hindi, di ba, nung pinag-pilot natin yun, dinala natin from New Zealand and then pinilot natin, which nakita naman natin yung usefulness at effectiveness. Kaya lang, hindi naging batas. Strategy. Kaya lang, hindi naman na siya nasama sa batas para maging mandated o mandatory. Okay. I think, Leonie, yung binabanggit mong yan, yan siguro yung isang dapat bigyan pansin sa Pilipinas na igawing, ganyan, gawing mandatory yung similar intervention na family group conference. Kasi yan talaga yung isang intervention na talagang tested na yan na functional. Pag na-practice yan, talagang yung engagement ng mga tao involved sa isang bata, for example, will be able to help how to prevent and how to improve the situation of the child with a concern. Parang mas maganda yan talaga. Ako, gusto kong sundan yung binabanggit mo, Leonie, na ito yung practice sa New Zealand na parang dapat sundan sa Pilipinas at palakasin. No, di ba? Para kasi, talagang... Ginagamit din yan sa sa Youth Justice here. Exactly. That is one of the interventions here. That can be resolved. Limbawa, yung court will direct a family group conference. So, and ang nakakatuwa doon sa family group conference, ini-invite din yung victim. And the victim has the ability to share kung ano yung na-feel niya at the time. For example, assault charge. So, ano yung naramdaman mo during that time? So, maririnig nung bata yun kung ano yung naramdaman mo. So, in that process sa FGC. Yeah, yeah. Kaya maganda talaga yung FGC na yan. Kaya sana, hindi lang doon sa family violence. At sana din sa family violence, talagang magamit yun. Kasi napaka-effective yun Correct. Pero susugan ko yung pinag-uusapan natin all about family violence. Kasi dito sa Pilipinas, naging popular yung program. Way back panahon ni... Secretary Dingki 1999 panahon 'yan. Yes. Naging popular 'yang program, maganda. And ito nga ay adapted diyan sa New Zealand. Pero marami ba talagang family concerns diyan sa New Zealand na kung bakit na-establish itong programa na ito? Mataas ang rate ng family violence incidents dito. And ano 'yung mga reasons kung mataas ang incidents diyan? Maraming factors. One, let's say, meron alcohol component. Merong stress-related din, financial. Hindi naman ibig sabihin na walang poverty sa New Zealand. Sinasabi nila may poverty dito. Pero kung iisipin mo yung poverty, yung definition nila is hindi man kumpara sa poverty definition sa atin. Kumbaga, layo. But anyway... Meron kasi sila dito, of course, standard of living. For example, na dapat walang bata na, what do you call that? Walang baon sa school. Hindi pwede yun. So, financial problem, alcohol-related, drug-related as well is an issue. What else? Trauma. Trauma in the past na meron din silang sariling, kwento bilang isang bata, and then nag-asawa ka, nag-anak, ay hindi mo na-resolve yung trauma na yon hanggang sa nag-ala mo. So, hindi mo, wala kang suporta na nakuha in the past. So, syempre, yung cycle will continue. So, similar din naman na sa lahat ng mga pag-aaral about family. Pero ang kakaiba, ma'am, ang kakaiba dyan, ma'am, kasi... mayroon tayong interventions for the family. Mayroon din interventions para sa biktima. Pero ano ang ginagawa nating interventions para doon sa nambibiktima? Yes, the perpetrators. Ay, marami ditong support para din sa mga
perpetrators, tawag sa ating perpetrators. Yeah, maraming support dito. Meron kang anger management program, meron kang counseling, therapy, all sorts of things. Meron para sa mga perpetrators program. Po ba yan? Para sa mga perpetrators? Oo. Yes, yes. Pero they organized po ba? Organized po ba dyan yung itong mga men? Well organized and well delivered as well. And of course, it depends as well dun sa good outcome as well nung engagement ng tao. Ricky, handa mo na CV mo. Yeah, oo. Kasi alam mo, alam mo kung bakit ko na itatanong yan, ma'am. Dahil yan ay nagiging interesado ako diyan. Dahil that is one of my advocacies na i-engage yung mga men in general, kalalakihan, to be engaged in the prevention of this violence. No? Whether ito ay family, resulting from drugs, yung mga binabanggit yung kaninang mga common reasons. Sabi kasi ni, ayon ito sa isang research, ano, taga dyan sa inyo, aware po ba kayo na yung aking school dyan ay University of Otago? Oo, University of Otago. Sabi may sabi ni Patil, Nilum Pangkay, sabi niya, Man Tasol, sabi niya again, only men can change men to address gender violence or gender-based violence dyan sa lugar na Bougainville. Diba? So, kung ganito ang nababanggit as a result of study at organize yung mga men dyan, baka po pwede, ma'am, magkaroon kami ng opportunity to venture, ano? Learning by experience yung men in the Philippines and the men in the New Zealand to exchange informations on what did the New Zealand men in particular para sa prevention nitong violence at ano yung mga ginawa niya. So it would be applicable and replicable din sa bansa. Of course, I think that's why I think I remember at that time Secretary Ligo was the one who take this initiative ideas for us to be to come here at pag-aralan yung different community-based strategies on family violence na ni-implement. So, at marami pang mga innovations din dito sa New Zealand regarding addressing family violence. So, at police is very much actively involved in that as well. They are as well supporting in terms of that, in terms of the addressing family violence. Marami sila mga road shows, mga ganon. And it's correct na, like for example, yung mga facilitator of anger management program for men, for example, some of them are also in that situation before. But they become reformed and then advocate. Now, an advocate. Educator na rin. As well as a facilitator of change as well. Uh-oh. So yun, actually, marami kayong mapapag-aralan dito if, you know, there is an opportunity for an exchange program. Baka Kuya Jess, pwede nga makatulong si Leonie to plan something, no, for a learning exchange. I think it's beyond my power. De, I mean, you start there kasi kayo naman ang... I mean, is... What can you do, ma'am, is baka po pwedeng just to facilitate lang yung where can we network with this type of same advocates na makatulong siyempre, dito. Dapat yan, a government to government. Ayan. Kasi that's the best way of Ikaw na sa government ka naman. So, and you could, you know, present that to your secretary. Or, you know, whoever you think would be kasi naalala ko si Ricky nung kami nagpunta dyan sa Auckland talagang government of New Zealand and government of the Philippines. It's part of the bilateral agreement between the two countries. Actually, kakapirmahan lang ni Pangulong BBM at saka ng ating Prime Minister ba ang tawag sa inyo dyan, ano? Very recently, nung sila ay nagkita dyan sa, I think, Indonesia, this week lang. Oh, no? Sa Indonesia, sila ay nagkadaupang palad on how the Philippines and New Zealand would
strengthen the ties, ano, yung partnership. I think that's really yeah, important kasi kumbaga alam mo tayo 1998 yun, tagal na. At marami na rin mga innovative practices dito that you can as well probably learn. Yes. I hope na may mag-organize ng ganyan, ano, yung learning exchange program na iba naman yung field kasi aware na tayo doon sa mga practices on children, yung family violence, disabilities. Pero maganda yan na opportunity din, ano, that pag may pupunta diyan sa New Zealand the team from the Philippines to study and adapt mga replicable programs dito sa Pilipinas, ay yung areas of interest nila parang team. May team na for PWD, may team for senior citizen, team for yung itong advocates, ano. Pero ito yung maganda na i-check ng mga innovators natin dito sa Pinas, lalong-lalo na sa DSWD. So, learning kasi exchange. So, I remember mga think months ago, meron ditong pumunta sa amin from Japan. And they wanted to know this new initiative of working with young offenders. Okay. So, meron kasi dito very good initiative put up by the government, which is multidisciplinary approach. Uh-oh. And may mga Japanese who came here to learn about it. Wow. So, that's tama. Itself tama. Pwede natin yan i-brought out, ano? That's why pinag-uusapan natin ito. Kasi ito yung mga bagay na hindi masyado na pagtutuunan ng pansin by our government. Kasi dito sa Pilipinas, talagang masyado ng maraming programa, yung iba pang mga learnings. Walang natututukan. Oo. Dumadawak, lumalawak. Siguro... Marami kayong pera kasi. Oo nga. Maraming pera puro napunta sa masa. Well, okay. Yan yung beauty. Naman tayo. Medyo light moment na. Kasi... Alauna na yata kila Leonie. Alas dos na siguro di yan. Nawala na nga yung antok ko eh. Pati si Colleen. Pati si Colleen. Actually, baka gusto natin pakinggan ang mga boses ni Colleen tsaka ni Leonie. May naunang pasabi na yan. Kwentuhan at tahan. Dapat, kayo naman mag-entertain sa amin ni Colleen. Kasi we're entertaining you with a lot of learnings. Right, yes. Colleen? Yes. It's time for you to entertain us. Marami tayong... Bigyan mo ato na, ano? Bigyan mo ato na isang waiting pampas. Tanungin natin muna bago ibigay yun. Ano? Tanungin natin kung ano yung mga pinagkakaabalahan nila outside office hours. Kasi ang alam ko, more than the work, pwede pang mag-double work, mag-triple work, pero hindi ko alam kung napapractice nila ito. Baka naman, sawa na sila sa isang trabaho lang at maraming time sa mga pasyal. Oo. Tanungin natin, sige. Ano ginagawa niya? Ang mga ginagawa. Okay, ako muna. Siyempre, dapat kasi balance, di ba? Yeah. Work-life balance. Mm. So, siyempre, ako, isa lang trabaho ko. Kasi over... too much na yung 5 days. Okay. Kaya yung weekend ko is spent with my family. Uh-huh. Either, hindi naman ako magala. Hindi, normal lang. Kasi parang ako, pag Saturday, Sunday, talagang family time yan. Laundry time, kasi wala kaming katulong. So, laundry time, cleaning time, all of those things. Now that the tapos na yung winter, so, yung weekend ay focus na dun sa gardening. Oy. Kasi it's also one way of, para sa akin, therapeutic din sa akin. Ma'am, may nagpapatanong lang dito mula sa isang platform natin. Sabi, kayo daw po ba, Ma'am Leonie at Ma'am Colleen, ay mayroon na din pong alagang baka? Wala kaming baka kasi hindi man niya tayo mamuhay dito sa Auckland. Meron sa mga... sa mga, kumbaga, dun sa medyo malawak yung space. Kasi kailangan nila ng damo. So, wala kami maraming damo ni Colleen. Para sa mga bata. Sige.
Hindi pwede mag-alaga ng baka sa backyard. Hindi ganun style. Bawal, bawal yun. Meron siya bawal. Talaga designated area kung saan ka pwedeng mag-raise ng... ng mga cow, sheep. Mga cows, at saka mga tupa. So anyway, going back there. So syempre, kailangan light na yung weekend natin para ready ka na naman para sa Monday. Okay. Mm-hmm. Pero just to... Doon sa iba ko pang other ginagawa, yun na nga, meron kaming grupo, kumbaga, okay. Yun din na aming parang peer support group. Like yung okay. Sinasabi ko nga, social worker interest group. Wala naman kami ditong pamilya, di ba? So yun yung aming family, kung saan, andun okay. Yung, syempre, meron kainan-kainan from time to time. Ano pa ba, meron din mga gala, kasama na yun, camping, fishing, tapos driving or going out of town, yung mga ganun. Pero ngayon, dahil medyo mahal ang mga gasolina, so medyo huwag muna madalas. Pareho dito yan, ma'am. Mataas na ang crude dito. Oh, si Colin naman, si Colin. Si Colin daw, may nagpapatanong sa'yo bago mo sagutin yung tanong namin. Sabi niya, kung ilan daw ba ang kaklasmate mo na lalaki sa batch 1995, sabi ni Tol Golem. So, andyan, nanonood siya. Lima. Batiin mo si Tol. 95, lima. Tama? Batiin mo si Ronel. Si Ronel, nanonood siya sa'yo. Saka si Sincha. Ang TG, 723. Good evening. Kumusta ka dyan? Yan, tama yung sinasabi ni Ate Leon. Talagang sa New Zealand, kailangan natin i-balance yung buhay natin. Tsaka hindi na tayo bumabata eh. So ngayon, after, kasi kami, ako ang work ko ay 4 days. Ang yung 3 days ko, yung inilalan ko din sa bahay, then yung paggala namin ng mister ko, mga bata kasi malalaki na rin sila eh. So may kanya-kanyang sila lakad, meron silang mga, yung isa, yung bunso namin, more on aktibo siya sa school din sa church, so bibihira na lang kami maggala as family. So kami mag-asawa, kami ang talaga, kasi dito hindi pwede yung ano, yung puro work, kasi may stress ka talaga. Yung kami, sabi nga ni Ate Loni, wala kang yung malaking pamilya dito, kayo lang yung immediate mo, then yung mga kagrupo mo. Ang kagandahan din ng aming Pinoy Social Workers Interest Group under North Shore ay meron kaming quarterly meeting. Meron kaming ini-invite na mga resource person or within sa aming group kung ano yung mga practices o mga bagong mga ginagamit nila for intervention, sinishare nila yun sa amin. So, magandang ano yun, pagkikita-kita namin as family as well na rin, then yung matutunan mo din sa kanila, sa mga resource person, yung kanilang mga na-acquire na skills or yung mga yung pina-practice nila, kasi madami eh, meron about sa adoption, meron about nagtatrabaho sa mga age concerns sa mga matatanda, paano ba kung may mga violence na nangyari sa matanda, paano din yung reporting, paano yung services na pinuprovide sa kanila. So, maganda rin, may organize din talaga yung kada sektor dito. So, yun. Then, yun, kailangan mo rin maglakad-lakad, mag-walk, mag-exercise para meron ka, healthy living ka pa rin. So, yun, balance lang talaga ang pangumuhin. Tama. Kaya tingnan mo kami, hindi kami tumatanda ni Colleen. Pero, balance. Diga, may nagpapatanong, ma'am. Sabi nyo, hindi kayo tumatanda. Sabi ni Ma'am Wendy. Wendy, kilala ata kayo nito. Hindi ko alam kung taga saan itong social worker. Sabi niya, ma'am, kayo ay mga bata patingnan, pero may tumubo na bang puti sa buhok nyo?
Ay, dami yun. Dami yan. Pero hindi ako nagtitina. Yan na, hayaan mo lang siya. Ayan, ma'am, ha? O, may tumubo ng buhok. O, bukod daw dyan. Pero ano yun? O. Sign of wisdom yun, white hair. Ayan. O, o. Sign of old age. At lahat naman yata tinutubuan ng puting buhok, pati sa ilong, pati sa kilikili. Lahat naman siguro tumutubo yung puting buhok. Ano? O, o. Normal lang yun sa pag dumatanda. Yeah, alright. Okay, so napapanood po tayo ng 240 participants sa views, ano? Pinapatanong mula sa isang platform, mayroon din po ba daw na mga lalaking biktima ng karahasan na ang babae naman, kanilang partners, ang siyang gumagawa nito? Meron. Mm. May cases na ganyan. Hindi lang naman puro kababaihan. Meron din kalalakihan. Kaya lang, same din naman dyan sa atin, hindi nare-report lahat yung sa kalalakihan. Ayan, okay. Which is almost the same din naman sa siguro out of shame din o ano. May nag-message dito sa chat group diretso sa akin, kuya and ma'am. In 52.4% daw po of men experiencing gender-based violence dyan sa New Zealand. And out of 1,000, 51.5% ang nakaranas nito na ang mga asawa, partners nila, ang siyang nagiging perpetrators for the past last 12 months. Ayon sa NNCBI.gov. NCBI. That's true. Recent study lang yan eh. So, we cannot question that. Mm-hmm. And talaga namang it's happening. Yeah. Alright. Oh, so, same naman sa Pilipinas, ano? And that is our advocacy. Naman. So, wala namang okay. Masyadong kaibahan. Okay. Kuya Jesse, ma'am, yung kaibigan natin si sa Australia, si Leonor. Si, Nakikinig siya. Nakikinig siya dito. Ma'am, welcome ka dito sa 4K. Sana ma-schedule mo para malaman din natin yung Australian Pinoy social workers dyan sa inyo. No? And we are connecting now sa iba pa nating mga kabarong social workers na nasa ibang bansa para makumusta at magkaroon sila ng time dito sa atin. At pangalawa, syempre, maging platform ito in learning exchange, lalong-lalo na sa ating profession. Alright, okay. Yes, apo. Magandang invitation yan kasi yung kaklase natin si Jamalil sa Canada. Oo. Maganda rin yung kanyang agency or company. Hindi siya direct pero maybe you can invite her na magsalita o makapag-share. Ang ganda ng trabaho niya. Yes. More on some migrants. More on migrants siya. Ah, okay. So schedule natin yan, Kuya Jess, ano? Kasi we are now nakakahiya naman na tayo naman ay napapanood sa iba't ibang lupalop ng mundo. Kasi ito naman ay live sa Facebook at sa YouTube, sa ating Connect channel, ay hindi natin malaman at hindi rin hindi ma-share yung mga ginagawa ng mga social workers sa homeland mismo kung saan sila naroroon. Siyempre, pag kagaya po ninyo, very proud po ang mga New Zealanders sa inyo po, ma'am, dahil you are now sharing yung mga ginagawa ninyo diyan sa open, na hindi lang pang exclusive na lang dyan talaga. So this is how we communicate our profession globally. Ano? Sige. Yan. Punta tayo doon sa game portion, kuya. Ma'am, itanong ko lang kay Colin, kay Ma'am Leonie, kayo po ba ay mayroong monitor sa Facebook? Yes. Mayroon kayo? Alright. Okay. Yes. Okay. Mayroon kayong monitor sa Facebook, ha? Mayroon akong ipa-flash na song bago tayo maghiwa-hiwalay. Pwede niyong sabayan, pero mayroon kayong sasagutan. Okay? Hindi kayo kakanta, pero may sasagutan kayo. Kailangan tama ang sagot ninyo. Okay? And then the audience sa Facebook, sa YouTube, at saka sa atin pong connect, ay pwede po kayong sumabay sa kanta na ito at
sa chat group, ah, dito sa live natin, pwede ho kayong mag-type ng tamang sagot. Okay? Okay, kakanta kami ni Kuya Jess. All right. Bingo. Ayan na. Such a feeling coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Oh yes, everything I want the world to be is not coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I'm here. Alright, game! On the top of the Alright, sige, yung tamang sagot ha, i-type nyo, Alright, i-type nyo kung tama ang sagot ninyo ha. Alright. Yung mga nasa FB Live po, no? Pwede kayo mag-join. Sasagutin ng mga taga New Zealand ang inyo pong Gcash. Alright, sige po. I'm on the top. On the top of the world. Alright, sige. Oh, yan, yan, yan. Oh, yan. Nandyan. 3 points. 3 points. Oh. Blanco, nasa 3 points. Alright, okay. Next game tayo. Okay, tingnan natin. Sino nakatama ng sagot? Walang tumama ng sagot. Sabi ni Ma'am Jinky Perez, top lang. Explanation I can't find is the love that I found ever since you've been around. Your love put me at the top of the world. Alright, oh, next tayo sa Pinoy. Tutoy Bibo. Oh, ang galing. Galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong bibong gumalaw. Pakinggan nyo to ha. Nung bata pa ako, tinuruan ako ng lolo ko ng tango. Ang sagot ni Bogdi, rumba, itinuro ng tatay ko. Pinagsama-sama ko, kaya ako ngayon bibong-bibo. Sa akin. Ang galing, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong bibo gumalaw. Alright, ayan, ayan, love song tayo from the Apo Hiking Society. Alright, sige, take note ha. Ayan na po, ayan. There I was, an empty piece of a shell, just minding my own world, without even knowing what love and life were all about. Then you came, you brought me out of the shell, you gave the world to me. And before I knew, there I was so in love with you. Alright. You give me a reason for my being, and I love what I'm feeling. You gave me a meaning to my life. 5 points. Ah, 5 points.
Oh, sumama yung mga nandiyan sa ano ha, sa FB. Oh, sa YouTube. Oh, ano kaya ang tamang sagot? Delayed. All right, oh. Question. Ah, nandiyan na. Oh, darating 'yan. Andiyan na. Oh. Oh, delayed talaga sa Facebook. Delayed talaga ng second sa Facebook. Yeah. Ah, pero nandiyan. All right, you give me a meaning to my life. What's the next lyrics or next line. Ah, Colin. Colin. All right. Okay, dyan sa FB Live. Oh, pass daw. All right. Okay. Si Mayet, sabi niya, top of the world. Yung isa, si Jinky, top of the world. All right. Sige. Okay. Tingnan natin kung anong tamang sagot. Up. Yes, of God beyond existing. Iyon po ang tamang sagot, ha. Yes, I've gone beyond existing. Wala pong nakakuha ng tamang sagot. Ayan. Ngayon, parang napapatunayan na namin na hindi na nga kayo taga-Pilipinas eh. Kasi ito eh, inaawit natin ito eh. Ganito siguro ang gagawin natin. Ganito siguro ang gagawin natin sa susunod. Ano, Kuya Jess? Siguro, ipasama natin sa Pinoy huntahan ng mga social workers sa New Zealand na mayroon kayong karaoke singing every time kayo ay magmi-meet. Para, at kantahin ninyo ito para pag tinanong kayo kung maalala nyo itong mga Pinoy songs, masasagot ninyo, ha? Alright. Top of the world. Top of the world ay Carpenter. Itong When I Meet You ay Till I Meet You kay Apo hiking yan. Apo. Yes. Ayun. Okay, gusto niyo pa ba? Ano ba favorite mong kanta yon? Mm. My Lady Please. Wow. By Martin Ferrer. Ah, talaga? Oo, sige. Oh, hindi. Actually, ang favorite ko na 100% na ako sa karaoke. Mm. Bukas na lang ko pa Ano yon? May naka-reserve? Sige nga. Oh. Paano nga ba kinakanta yun, ma'am? Paano ba yun? Ano? Hindi, wala. Nag-usap tayo dyan. No singing life. Diba, yun yung, ano nga ba ang tono nun? Ano nga ba? Paano nga ba? Oh, kahit tono lang. Hindi namin alam ni Kuya Jess yun eh. Ah, Colin, ikaw daw. Ano yung title? Bukas na lang kita mamahalin. Oo. So, hindi na natin lyrics, okay? Bukas na lang. Bukas na lang daw. Alright. Okay. Sige. Okay. Actually, may maghahandog sa inyo po ng isang awitin. Okay? Pakinggan po natin ito. Alright. We've come so far to leave it all behind. I wonder why. Why did you go away? You left me all alone. No words can say my lovely stay. We can make it anywhere. You and I, we belong in each other's arms. There can be no other love. Now I know that we can have it all. For
forevermore will stay in love this way, no matter what they say, until the end. And I, we have moments left to moments share. Left to share. You and I, we can make it anywhere. You and I, we belong in each other's arms. There can be no other love. Now I know that we can have it all forever. Have it all forever. Now I know that we can have it all forever. All right, maraming salamat sa iyo, Samir Manzanilla. And your partner, social worker, no? And magandang gabi sa inyo. At ang ganda ng boses mo, nabighan ninyo ang mga puso, no? Ng atin pong panauhin ngayon mula sa New Zealand. At malay nyo, baka kayo ay maimbintahan dyan. Isama nyo kami, ha? Kahit sa bagahin nyo lang. Alright. Okay. Portion. Atin mo nang bigyan ng pansin ang atin pong panawagan sa ating mga fellow social workers. Kuya, i-promote muna natin ang mga aktibidades na mayroon tayong magaganap this coming November. No? Ayan, sa inyo pong screen, makikita po ninyo ang atin pong paalala. Save the date, ha? 27th Asia Pacific Regional Conference 2023, this coming November 5 to 7. Diyan po sa Waterfront Hotel, Cebu City. Para sa atin pong 27th Asia Pacific, marami po itong dadalo ng mga international community, mga social workers. And ang tema ho nito ay the Sustainable Development Goals Halfway Point. This time, titingnan natin ang mga naging contribution ng atin pong mga social workers sa Sustainable Development Goals. Marami tayo. Actually, yung pinagkikwentuhan kanina natin sa children, sa women, sa family, sa community, sa disaster, ay may mga topics po na i-discuss dyan. No? Iba-iba pong mga countries nasa ng ating mga social workers. Alright? So, ito po ha. Huwag kalimutan. November 5 to 7, ang atin pong 27th Asia Pacific Regional Conference. Nagagawin dyan sa Cebu City, hosted by our PASWI. Alright, sa isa pang panawagan, sa same venue, ano? November 8 to 10 naman. November 8 to 10, dyan pa rin sa Waterfront Hotel Cebu City, ay magaganap ang atin pong 75th year or itong Platinum Jubilee National Convention na atin pong Philippine Association of Social Workers Incorporated. No? Ang tema nito, ensuring the mental health and wellness of the social service workforce. Ito po yung tinalakay natin kanina,
sa ating pakikipagkwentuhan, sa ating mga panahuin, tinanong natin kung ano ang kanilang mga ginagawa in ensuring the mental health and the wellness after the work or kahit nasa work. Ano? So, November 8 to 10, Waterfront Cebu, makipag-ugnayan lamang ho tayo sa atin pong Philippine Association of Social Workers, ano, sa Pasuwi. Ayan po sa screen ang mga telepono and tawagan na lang po ninyo yan. Kontakin nyo si Ma'am Eva Ponce de Leon, ang director ng Pasuwi. At the same time, ang president si Roy Lontayao. Alright? So, makipag-ugnayan po kayo and maganda ito. Huwag niyong kalimutan na hindi kayo dadalo kasi yan ay para sa ating Pasuwi organization. Alright? So, okay. Mayroon pa tayong mga nais i-advocate, Kuya Jess. Ipanawagan. Basically, tama eh. Binabanggit nga ni Leonie kanina yung work-life balance. Importante yan, no? At kailangan natin ng energy para sa susunod na linggo every time na isang buong week na busy tayo. Ayan, so, mahalaga talaga sa atin. Sige. Okay. Kuya Jess, ano, bago natin sila pakawalan, sa title natin, work experience, pinag-usapan natin. Pero so far, ma'am, ano po ang masasabi ninyong success sa inyo pong professional career dyan sa New Zealand? Ako muna. Colin. Professionally, siyempre, nag-start ako sa baba. So, may level-level din kasi yung naranasan ko from a regular staff, team leader, then area team supervisor ako. Then, dun, career-wise, na-attain ko naman yung ganung level. Then, at the moment, bumaba na ako sa position ko. So, gusto ko lang yung simple na pamumuhay. After work, wala ka nang iisipin na... Kasi dumaan ako sa ganoong challenges eh. Pag-uwi ko ng bahay, daladala ko pa yung work. Eh, hindi na talaga siya healthy. Kasi hindi ko na naorasan yung mga bata, hindi ko na rin naorasan yung husband ko. I mean, yung kami yung companionship. So, nabawasan yun. So, ayokong umano yung panahon, lumagpas na hindi na talaga siya healthy. So, bumaba na ako sa position now at the moment. Simple lang, pagkatapos mo ng work, may panahon kang magpunta ng leisure. Mm. Yung ano, simple lang, wala kang masyadong stress ba. Yun ang gusto ko. So, nakaalis na rin ako dun sa ganoong level na nasa leadership team ka. Then, ayun, simpleng stop na lang tayo ngayon. Okay. And yun, graduate na yung anak namin na isa. Wow. Isa na lang. Wow. Congratulations, ano? Ang ganda ng ano, from... Pero binitawan niya yung pagiging leader, ano? Gusto niya yung simple na trabaho na lamang, no? Alright. Okay, si Ma'am Leonie. Ma'am Leonie, kayo po, career-wise, ano po ang success ninyo na masasabi so far sa ngayon? Career-wise, okay. Naisip ko yung paano natin measure ng success. I think for me is being in a leadership role is a big achievement for someone who is a migrant, and the fact that your skills, knowledge, and of course your whole well-being or whole being is being recognized, and you are working alongside with those leaders as well of agriculture is already an achievement for me. And so whatever position I have right now is an achievement in the sense that you were given that opportunity. And not all. I think I'm the only one so far as a Filipino with this particular title here in New Zealand. So I'm really proud that acknowledging my skills, the knowledge, and of course, having right attitude as well is important. Hindi ka pwedeng
yung being humble and you continue to be humble even marami kang alam and yet you're able to share that as well to others. So mahirap kasing magpakayabang ka sa hindi mo naman teritoryo. So kailangan kumbaga makisama ka. Kaya siguro nakuha ko din yun. So other than that, I continue to be involved in some learning institutions as well, where I, for example, in one of the learning institutions here for social work, I am a member of that stakeholders advisory group where I provide some input in terms of the curriculum as well, kung paano yung foundation of a social worker. So I am very much actively involved in one of the learning institutions here in Auckland. And what else? Yeah, so that's for my professional experience and maybe highlights. Of course, masasabi ko rin na success yung pamilya ko, yung mga anak ko, especially where I raised them well. They are doing well. One is already employed and they excel in academically. So I'm really proud of them. And that is also one of my successes as well, not just career, because they provide support to me as well to be able to be in this job. So I've been in this job for what, 13 years now. Kaya, and I'm still enjoying it. And, you know, makes me happy. Siguro kasi kapag gusto mo yung ginagawa mo and you enjoy doing it, is that in itself is a success already for me. So I enjoy working in the care and protection. Ano ba yung retirement age niya sa New Zealand? 65. Same. Same sa Pinas, no? Pero, pwede ka naman mag-retire early. That's choice mo na yun. Kaya lang, if you are paying a mortgage o a bahay, so medyo hindi pa right time. Pero you have the choice to retire early. Kaya lang, hindi mo rin makukuha yung pension mo. Mataas din kasi ang cost of living dyan ano, sa New Zealand. Mataas din ang cost of living. Mataas din. Mataas din. Alright. Sige mataas po. Ang tax. Okay. Sige. Sige. Ano po ang mga mensahe ninyo? Kuya Jess, no? Tanungin natin sila sa kanilang mga messages ano para sa mga social workers sa Pilipinas. I mean, enter social workers sa buong mundo na nagdanais pumunta dyan sa New Zealand, maghanap ng trabaho and anything. Sino gusto mauna? Si Colleen. All right, Colleen. Yung sa mga estudyante, gusto ko lang mag-encourage sa inyo, continue. I-finish niyo yung study niyo, then makagraduate kayo, makapasa sa board exam. You learn the details from casework, fieldwork, community, lahat ng all sorts ng pagiging social worker. Kasi yung skills na malalearn mo dyan as practicing social worker sa Pilipinas, madadala mo kung gusto mo lumabas ng bansa, magtrabaho o migrante bilang maging migrant sa ibang lugar tulad ng New Zealand, Canada, Australia, or Europe. Itong skills na yun, dyan na sa'yo, malalearn mo yan, madadala mo yung ethics, yung work ethics mo, yung value mo, yan ang ma-appreciate ng mga katrabaho mo dito. Kahit na nasa disability sector ako, yung respeto sa'yo bilang katrabaho nila, magigain mo yun eh. Magigain in a sense na nakikita ka paano kanila mag-work. Yun ang natutunan ko. So, sinishare ko din yun sa mga baguhan sa profession. Kasi from Philippines, more than 10 years ako nag-practice. Malis ako, pero inapunta ako sa sector na hindi sa primary setting bilang social worker. Pero I'm so proud na yung skills ko natutunan from school, then to practicing, then here, nandyan pa rin. So, hindi mawawala sa akin yun eh. Kahit na sa family, nagagamit ko ang pagiging social worker.
kahit sa mga kaibigan, nandyan talaga. So, I'm thankful na napunta ako sa ganitong profession. So, nai-impart ko pa rin yung skills ko, yung kaalaman ko sa aking mga kliyente dito na mga minsan sa behavior na kung anong na learn ko, na equip ako sa counseling, nagagamit ko pa rin. So, continue pa rin tayo sa ganoong mga pag uplift or pag upskilling, tulad ng word nito dito eh, upskilling eh. Upskilling. Yung kung may mga opportunity na pwede kang mag-learn outside, mag-learn ka pa rin, mag-training, doon pa rin, continue pa rin. Continue. Di ka mag-i-stop. Yan lang ang aking ma-share. Alright. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Ma'am Colin. Alright. Si Ma'am Leonie. Sa akin naman, sa mga aspiring social workers, just focus on your studies and always, kasi sa habang nag-aaral kayo, maximize your learning. Kasi lahat yan matututunan nyo at mapapakinabangan nyo. Lahat tayo, kami, dumaan din yan sa paghihirap mag-aral. But in the end, I really appreciated yung foundation na binagkaloob sa akin ng Bicol University College of Social Work. A special mention to our two professors, si Professor Esther Manzos at saka si Professor Francia Villaflor. There are only two professors at that time. So we value the learning we learned from them. So thank you so much for that. Because that helped me as well where I am right now. So for those who are working right now as well as a social worker, whether in the Philippines or any parts of the world, for me, importante yung you have an open mind and always open for challenges and new opportunities. Kasi ako, nakuha ko yung success. Hindi ko pa naman sinasabing success in a way, but at least the role that I was looking forward to 10 years ago, ay nakuha ko siya. And because I always grab any opportunity, mahirap man siya na gawin, but your willingness to learn is there. Kasi tayo mga Pilipino, kaya natin lagi yan eh. Meron tayong yung will-do attitude natin ay nandyan. Kaya natin. So, lagi natin isipin yun kasi makukuha mo yung ina-aspire mo na role na gusto mo or whatever you want to be in life. And also, the last thing is, don't be scared to take the risk. Kung nag-fail ka, bangon ulit. Ganun lang naman ang buhay, di ba? So, and it applies as well to me. So, thank you. And magandang umaga. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong dalawa and then pasensya na kayo. Walang ano mga nag-enjoy ako sa ating discussion, entertainment, and yeah, this is my second time to be your one of your guests and I enjoyed it. Thank you for the invitation. Yes, maraming thank you very much. Actually, ginawa natin ito na mood. We want to connect talaga the Pinoy social workers at the same time, yung mga foreign social workers para mas marami tayong matututunan, may marami tayong ma-share sa mga kapwa social workers, not only Philippines, but globally. So, this is the first platform that we have right now for the social workers actually in the world. So, we want as much as possible, Kuya Jess and I, talagang we want to connect. Kaya tulungan niyo po kami na i-connect din kami so that marami kaming mga makausap dito na practicing social workers. Even yung mga various social workers coming from other countries na practicing din dyan sa New Zealand. We can also connect them through the Pinoy social workers. So, please, no, yung mga kasamahan nyo sa work, no, we don't have the contact personally sa kanila, pero through these social workers, ay mapaganda natin yung channel ng communication. Kuya Jess, so kayo naman, ano ba ang takeaways natin dito sa gabi? Yes, thank you, Leonie and Colleen.
dahil nga bare month sa ngayon, ay gusto na natin talagang paligayahin ang mga social workers. Ano po tayo? Work-life balance. Kaya ang pinag-usapan natin kanina. And let's just continue to make a difference in the life of the people na we are working with. Pero importante pa rin talaga. Alagaan natin yung ating sarili. Kaya importante Sabado at Linggo ay mag-enjoy. And harapin na ngayon yung bare months. Malapit na ang Pasko. Maraming okay. Traffic. Oo. Thank you. Well, thank you very much. Ako naman, syempre, natutuwa ako. At bukod sa mga ka-schoolmate ko, kaklase ko si Colleen at saka si Monay Yuni ay talagang schoolmate. Actually, hindi ko naabutan ito. Hindi natin naabutan si Ma'am Yuni Colleen, ano? Hindi natin. Nauna siya. Batch ano ka, Ate Yuni? Anong batch ka nga? 90. Batch 90. 95. Pumasok nakagraduate tayo. Nakagraduate na kayo. Magpa-first year kami. Magpa-first year kami. Yes. But anyway, dito sa channel na ito, nagkakatagpo-tagpo, nagkikita, nagkakakwintuhan. Magkaiba man ng taon na pinagtapusan, pero isa lang ang eskwelahan at maging pinagtatrabahuan. Pari-pariho lang tayo ng intention. So, nakakatuwa na tayo ay nagko-communicate. Walang bata, walang matanda sa profession. Alright. So, learning ko, alam mo, Kuya Jess, ano, maganda yung binanggit kanina ni Ma'am Yuni, yung system. No? Lalong-lalo sa system kung paano bigyan ng magandang intervention ang atin pong mga pinaglilingkuran through that system na hindi ka na kailangan pang magbit-bit ng sangkatutak na folder. Kung may court hearing, dadalahin mo yan. At least kung nasa system, ang bit-bit mo lang ay tab or cellphone o kaya laptop, nando doon na lahat. So, laptop lang dala namin. We are hoping that in the Philippines, mangyari ito, that papunta tayo sa digitalization na hindi na mahirapan din ang mga social workers sa documentation kasi hirap na nga sa trabaho, sa dami ng volume ng mga kliyente, mahihirapan pa sa documentation. So, we are hoping and aiming that someday, yung mga practices nyo sa New Zealand ay magamit din sa Pilipinas at masuportahan. No? Yeah. Mm. So, sinusuportahan talaga natin yan, yung electronic case management system. And hopefully, ay mag-go live na siya in the coming weeks. Before the end of the year. At saka sana. Sa buong, buong country? Or not sa yet. Ano muna? Pantawid pa lang. Pilot run pa lang siya. Pantawid. Pilot run pa lang siya. Sa Pantawid. At saka sa selected residential care. Yeah. And also some selected LGU. Okay. So, nandun pa yung nandun pa ang Pilipinas sa ganun states. Pero moving forward, magkaroon ng electronic system. Yeah. Kasi napakaganda, napakagaan. Exactly. Wala kang papel na dala-dala. Tama. And gusto natin talaga magbawasan yung burden ng mga social workers sa Pinas. Nang sa ganun ay medyo gumaan naman din talaga yung trabaho nila, yung caseload. And hopefully, madagdagan yung mga social workers. Kasi nga, ang advocacy ng 4Ks, magkaroon ng social workers in every barangay. Yes. So, yun ang ano natin, ang policy at advocacy. No? At saka, kung hindi man kaya, kung hindi man kaya na every barangay, every cluster barangay, yes. Yung mga 4th at 5th class municipality, na hindi kayang kulang resources nila. So, eventually, ano ba ang registered social workers nationwide sa PRC? Well, according sa PRC, mga nasa 28,000. Ano? Kaya lang, hinahanap natin itong 28,000 kung nasaan sila. At ongoing 28,000 ngayon. 28,000 lang? Oo. Ongoing yung massive tawag yan, data banking, database. So, pagkatapos kulang nga talaga kasi kung bawat munisipyo, meron tayong 1,500 something. Kulang. Kulang talaga, ma'am. Kulang. Oo. Kulang. Kulang. Sana bumalik na kayo. Alright. Sige, balik kami. Pero paid na
Okay po. So always be inspired, ano? Let us promote inclusivity, not exclusivity. No one must be left behind. Always be an inspiration because tayo ay mga social workers, dapat lagi tayo ka-inspire sa ating mga pinaglilingkuran. Alright, with that, marami pong salamat muli sa Pinoy Social Workers sa New Zealand. Hindi po ilamang ito ang isa na magkakakwentuhan tayo and pasensya na, inumaga na tayo pariho, ginabi na rin kami dito dahil sa masarap na kwentuhan. Pero very insightful, meaningful, at replicable ang lahat po ng ating pinagkwentuhan. So maraming salamat sa lahat po ng viewers. Sa lahat ng viewers na right now, bumaba sa 240. Thank you very much sa inyo sa Facebook. Still, mayroon pa rin tayong mga taga-subaybay. Maraming salamat sa inyo. And those who attended virtually, thank you. And see you next Saturday for another episode. Ano? May parto ang New Zealand. Ano? Pero that will be recorded na kasi natapos na. But anyway, we will have your slot for Australia, Canada, Greece. You have the floor, no, in this platform. So let us patronize this platform to communicate our profession all over the world. Maraming salamat and magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you very much, Ricky, Kuya Jeff. Thank you. Kaya natin itong lahat. Kaya natin itong lahat. Iba't ibang pagsubok, mga suliranin, bagyo, bahalin, dolan, landslide, mga krimen, volcanic eruption, marawi, sis, pati na ang COVID-19. Kaya natin itong lahat. Kaya natin itong lahat.